Welcome sa Two Joints Life and Style Podcast. Walang T. Podcast? Podcast, yeah. Podcast. Papakilala ko muna, yeah. O, yung logo-logo natin, ano ba? Ay, sorry. Nakalimutan. Yo, sa mga gustong maglagay ng logo dito, dyan o, oh, dito dyan sa bandang babayan o, oh, lalagay ko yung logo nyo dyan, message nyo lang ako, kaya sa Shot by Lucky ka. At pwede na rin silang maglagay ng commercial dun sa mga kalagit. Diba, kada tapos ng round namin, meron kaming commercial. Pwede nyo rin bilhin yung spot na yon. 5 to 10 seconds. Yep. Oh, yeah. So, seconds. Message nyo lang kami kung anong gusto nyo doon. At papailala ko muna isa-isa ang ating mga guests. Ives Presco. Si Konyo Achenza. Konyo Achenza. Si Dollar to Peso. Sorrento Ace. Shot by Pudong. Kika from the Slums. Frank Mendoza. And Bugoy na Koy-Koy. Yeah. Shiboy. Uy, walang clap. Oh, patay. Ba't nakapatay? Hindi. Take two. Hindi, wala. Inop ko pala talaga yung ano. Episode. Welcome sa number one podcast. Number two. Kasi one number is one is Milk and Wine podcast. Welcome one. Sa number two podcast. Yes. Hindi ko talaga makitaan na hindi magna-number one ang Milk and Wine. Gusto ko talaga pag sinasabi mo yan. Oh, hindi. Pag nagsasalita na ako ng ganun. Yes. Ayan, ayan. Mm-mm. Patakot na kayo. Yes. Mangyayari yan. So how's everything, guys? Ayos lang, boy. Mahirap pala pag wala na ayos sa sakin. Ayos lang, boy. Ba't ganyan yung lagyanan? Uy! Panghari nga yan, boy. Pakaiba yan, ah. Pang king. Ano ko, haluhari. Parang gusto ko rin yan. Sabi ni Ligi, pang chow king. Sabi ko, pang king. Saan niya pang chow king? Parang gusto ko rin yun. Parang nakakaingit yung ice ko. Panghari. Pang mainit yung akin, eh. Me too. Pwede mo masalin yan. Thank you. Panghari yan, Hari Krishna. Parang morning nga yung vibes natin ngayon. May mainit ka na kape dyan. Gagi, parang morning 7 a.m. naman. Oo, oh, hindi lang nakita yung oras, 7 a.m. ngayon. Yeah, ganito kami mag-podcast, 7 a.m. Maporma na agad kang. Ako, nagising ka, 4:30. Yeah. Ganito na agad yung mga ano natin, itsura natin. Oh. Kaya, ay, yung mga nanonood ngayon, 7 a.m. ano itsura niyan, Koy? Mm-hmm. Alam mo yung mga... yung nag-interview sa akin yung nakaraan, tol, sila Timawa ba? Yo, shoutout nga pala sa inyo, Timawa Podcast. Oh, tapos na. Yep. Tapos na, dito kami. Salamat sa inyo. Oh, sa kotse, oh. Diyan kami paikot-ikot dito, sinita na nga ng guard, eh. Kasi paikot-ikot, walang sticker, di ba? Parang mukhang mangingidnap, eh, di ba? Ano ka, nagpakita ka, gano'n? Oh, gano'n. So anyway, yun sila, tol, tinanong ko anong oras gising nila, alas 5 sila gumigising. Oh, parang old school na ano, no? Ano oras ka ba gumigising, Frank? Depende. Wala talaga ako masyadong specific. Depende sa lakad sa araw. Pero madalas. Hindi kung wala kang ano? Kaya nung kailan may ganyan, no? Yung kay Mark Wahlberg lumabas yung schedule niya. 2:30 a.m. siya. 2:30 a.m. siya gumigising. 2:30 a.m.? Tapos 8:30 p.m. siya natutulog. Sabi niya naman na hindi talaga laging nasusunod yun. Pero yun yung sinusunod niya. Ideal. Ideal. Grabe naman ang 2:30. Eh, di ba oras pa ng tagtulog yun? I mean, yung katawan mo, gusto kong sabi nga ko, yung tamang tulog, 10 to 2 eh. 10 to 2? Ilang oras lang yun? Yun yung... Magandang pahinga raw yun ng katawan eh, yung oras na yun. Pag yun ka natulog talaga, yung charge mo talaga, todo. Times 2. Hmm? Basta times 10 p.m. to 2 a.m. So, 10 to 2, nagre-reprogram yung katawan mo eh. So, pag natulog ka nun, 4 hours na yun. Halaga, 4 ano, hours yun nga sabi, pag nagising ka ng 2 a.m., kaya mong tumagal hanggang 10 p.m. ulit. Oh, kasi times 2 nga, so 8 hours natulog na ihalaga niya. Pero pwedeng diretsyong 10 to 6. Oh, naman. Pwede din, oh. Okay. Mas maganda kung 8 hours pa rin. Ang pero ganoon lang yung halaga nung. Oh, ang point lang noon pag 10 to 2. Pag nakatulog ka ng 10 to 2, kaya mo nang pagising mo ng 2, kaya mo tumagal hanggang 10. Ang natural na gising talaga ng tao 3:30. Ng madaling araw. Oo. Kapag ang tao kung naka sync sa nature yung katawan mo, 3 or 3:30 iihi ka kasi gumagana yung kidney mo ng ganong oras. Mag-eliminate siya. Kung iihi ka, alam ka naman tulog ka. Ingatan nyo yung mga ganong panaginip nyo. Diba? So gising ganon, yun na yun. Tsaka something in nature happens at 3 to 3:30 a.m. Nagigising yung nature. So kasali ka dun. Kaya pag naiihi ka dapat, ideally, yun na yung gising. Ay, ba't din natin gawin ganon? Well, I don't know, bro. Ano, dahil sa blue light nito, alam mo yun, maraming dahilan. Nakabukas ilaw mo ng beyond na wala nang
wala nang araw, bukas ilaw mo dito, so yung utak mo, feeling niya, daylight pa rin. Man, maraming fa- sa bagay, kunyari, nasa, kunyari, sa bukid lang tayo nakatira. Yun masusunod agad, masusunod wala kang choice. Wala tayong magawa eh. Oo, wala kang choice. Oo nga, no? Dati nag-ano kami nung, ano tawag doon, yung titira ka sa probinsya pag college ka, parang ganyan. Ano tawag doon? Hindi missionary tawag doon eh. Outing? Outreach ba yun? Outreach program. Ah, outreach program. Oh, oh. Yun, naalala ko na. Sa mga walang kuryente na ano. Para, oh, ganun. So doon, ayos tuloy nung gising at tulog ko. Parang wala kang choice kundi gumising talaga ng madaling araw. Yan. Tol. Sarap. So paano yan? Kasi minsan iniisip ko, pag mag-ayos ako ng tulog ko at gising ko, minsan, kasi yung mga pera, minsan dun sa madaling araw. Kaya nga ako, iniisip ko yun dati. Kaya gumawa ko website eh. Mm. Kasi iniisip ko dapat kahit tulog ako, kumbaga parang gumagana pa rin ako. Or yung business ko. Okay. Ayun. Parang well, ikaw, lahat ng videos mo, gumagana naman pag tulog ka. Hindi, kasi meron akong bagong discarding yun na kailangan pa ako nandun ngayon. Pero darating yung araw na hindi na ako kailangan nandun yun. Na nandun yung presence ko ba? Mm, yes. Yeah. Eh, minsan yun, madaling araw umaatake yung mga yun eh. Di ba? Ah, gets. Mm. Yeah, different time zone. Sino pinaka-late magising dito sa atin bukod kay Pudong? Si Pudong champion dito eh. Ano oras ba yung pinaka-late mo dong? 12? 2? 12. Gising? Mm. 12? Mm. Uy! Pag normal yun na araw, walang hindi tayo puyat kahapon. Pag late pa talaga? One. Eh, di ba five? Gago, hindi oh. Hindi ko maabot ng ganun. Pero lang, kunyari, naabot tayo ng alas 7 dito sa inyo, alas 6. Madilim na ulit na pagkagising. Hindi, pero hindi ako inaabot ng ganun, kuy. Pinakamatagal ko na yung one, ibabango na ng mang katawan ko yun. Mga teenager yun eh. Oh. Mga ganung gising. Five po. Tama. Minsan ganun si Pudong eh. Hindi oh. Gising pa siya, 6 a.m. ganun. Ikaw, Ace, ano oras ka ba nagigising? Ngayon, 10:30. Mm. Na-adjust ko rin yung araw ko eh. Okay. Kasi, ano lang. Pero ngayon inaantok na ako eh. Yun yung sinabi niya sa akin kanina eh. Sorry, alas 7 kasi ngayon, pre. Sorry, alas 7. Kasi gising niya ngayon eh. Ah, kasi alas 7 na umaga. Dapat 10:30 gising ko eh. Eh, medyo inagaan ko. Kasi gising alas 4. Nabubuking tayo. Nabubuking na hindi talaga alas 7. Tapos magtataka sila, eh, di ba dumidilim yung podcast natin? Huwag kumagalan. Parang bilis yata nung araw sa kanila. Time lapse yan. Oo. Yung background lang, yung background. Ives, anong oras yan nagigising, Ives? Ito si Ives, interesting din ang time clock na ito eh. Wait, totoo ha? Oo. Ay, sige, go, Ives. Pag walang sobrang nangyari, hindi ako lumalampas. Average, pinaka-average na. 7 to 10. Oh? Oh, go. Basta naglalaro ako lagi doon sa 7 to 10. So minsan alas 7, gising ka na? Oo. Oh, pero nakahiga pa. 7 to 10 eh. Bale mo, gusto niya 10 siya. 7 to 10 siya nakahiga. Oh. Basta nandun ako sa laro na yun. Nag-YouTube yun. Oh, minsan ganun tal eh. 8 to 10 ako, 8 to 10 eh. Ganun. Belo muna ba? Diba, pre? Belo muna. Stretching muna ng mata. Belo muna. Pero po nyari, may nangyari ng hanggang 4, 5, ganyan. Basta normal, dapat may 6 ako. Yun yung feeling kong komportable ako. 6 a.m.? 6 hours na tulog. 6 hours. Pero dapat tumatanda, tol. I mean, nagkakaedad. Nagkakaedad, tol. Gusto nila matulog ng matulog, tol. Kasi may mga tropa ako nagtatrabaho, ha. Sa nagtatrabaho naman, tol. Eh, dati, di ba, palumpalo tayo, mga teenager. Ngayon, mga nag-30 na sila and up, meron akong tropa, gusto niya lang natutulog. Mm. Alam mo yun, dahil pagod siguro siya sa trabahong sobra. Depende rin siguro sa lifestyle mo, eh. Nandito ba yan yung tropa niya? Hindi, hindi. May nagsabi rin sa akin, tol, na pag lagi ka daw natutulog, pwedeng malungkot ka. Pwede din. Oh. Sign of depression daw. Oh, pag mahilig kang matulog. Kasi doon mo lang mararamdaman yung hindi mo yung paglungkot mo. Hindi ka makakapag-isip. Comfort. Oo, no? Oh, ganun. Shutdown kay. Yeah, may kapitbahay kami ganun dati sa tatay na tulog din siya ng tulog eh. Kasi yung sabi niya kasi masarap siya, gusto niya nananaginip, yung mga ganun. Pero pag tinignan mo yung life niya, wala nga talagang going on. So siguro may masarap talaga managhinip sa buhay niya. Mas malala na siguro yung pag natutulog at gising ka umiiyak. Hey, sad boy. Pati nga daw aso ganun tol eh. Pag tulog ng depre. Hindi oh. Parang malungkot daw yung aso kung tulog siya ng tulog. Ibig sabihin hindi siya nawala lakad, ganun.
Baliktad ah. Ano ba? Pag nalalakad siya, doon siya mas natulog. Tulog na tulog. Kaya nga siya nilalakad eh. Para makatulog lang siya eh. Kasi pag hindi siya nalalakad, yun, active talaga siya. Dito, kung ano-anong gagawin niya. Doon mo malalaman okay yung aso pag chill lang siya. Ganun. Pero si Budoy, kayang magising nito ng maaga eh, no? Pansin ko sa'yo eh. Walang problema kay Budoy yan eh, no? May mga tao din tol na ano, kunyari, alas 4 matutulog madaling araw, gigising ng 7, may mga alas ganun 4. Eh. Ayun, ganun. Ayun, body clock na nila. Koy, kaya ko rin gumising pag kailangan gumising, alam mo naman yun. Kailangan maaga, o kahit puyat tayo, alam mo yan. Koy, meron na. Pero bad trip yung mukha mo eh. Kaya mo bang magising ng ganun? Oo, koy, basta hindi trabaho. Hindi bad trip, nakasmile ka na. Oo, oh, ganun. Basta minsan trabaho, bad trip yung mukha mo eh. Di ah. Depende. Parang bugnuting bata. Ganun. Ito kasi ng tulog mo. Sabi medyo bad trip na rin. Alam ko. Pero ang tanong ko lang, kaya mo ba? Na alam mo yun, kahit 2 hours lang, yeah, you know, ganun pa rin yung vibe mo. Yeah. Pero ganun lang siguro yung ngiti mo. Isa lang. Nakaganun lang. Kabila lang. Nakaganun. Hindi, alam ni Koy-Koy yan. Kahit anong oras. Ako gusto. Sila, yung mga tropang boksingero, 11 puyat na sila eh. 9-10 higanin sila. 11 puyat na? Sila coach nga, tol. Hindi na pupunta si coach pag yung inuman, 5 p.m. nagsisimula. Late na yun? Oo, kailangan 3 p.m. Laban na 3 p.m. Ganun yung mga pinupuntahan nila. Oo. Kaya minsan siguro, yung mga nakikita natin sa kalsada na maaga nag-inuman, minsan hinuhusgahan natin sila na wala kayong magawa sa buhay. Ah. Sila pa yung responsable. Ayaw lang pala nila magpuyat. Baka ganun. Sa Sorrento, ganun eh. Dati ah. Oo. 12 pa lang nang tanghalin tapat nagiinom. Oo, oh, no. Kaya putok pero, na. Pero probinsya yun na lang mo, putok pa araw. Pero hanggang bukas yun. Hanggang bukas. Mga 2:30 yan. Diba inom? Diba inom ng 12? Then mga 2:30 na madaling araw, aayusin na electric pa niyan. Okay na. Amat na yung brain. Ako gusto kong mag-ayos ng tulog kasi yung sinasabi nila coach na pag sa boksingero, ang ano lang talaga, kailangan di sila nagpupuyat. Malaking advance na yun sa ano, di ba? So, dapat tayo din. Oo, gabi. Pagka-uwi ko, tulog na ako eh. 9:30, sakit ng katawan. Hindi ako makatulog kagabi sa sakit ng katawan, mate. Ako, kaya nagising ako ng 5 eh. Itong ino na ito, tulo. Di ba, nasa clinch na kami. Uma-uppercut siya ng uma-uppercut. Narinig ko pa talaga yung gumagano siya. Binibuluan talaga yun. Oo, talagang parang gusto niya akong wakasan kahapon. Ina na ito. Kita ko yung video kasi bumanan pa si pare. Ako naman. Oo, parang movie naman. Ba? Parang movie ba? Ako naman. Pinasuntok niya ka ng pasuntok. Ako naman, sabi niya ganun. Di pakita ko na, ganun nga rin yung mata niya eh. Parang mga anime. Ako naman. Mga 15 minutes yung slow mo. Tapos bumalik pa yung backstory niya dati. Naisip niya pa yung backstory niya nung bata siya. Tol, alam mo, interesting na tanungan namin kahapon. Kasi yung laro namin kahapon yan, si Kika at kami yung tatlo nag-sparring-sparring eh. Sila yung pressure fighter, di ba? Ako yung pinipressure nila. So ako yung silayo ng layo. Sabi kasi nila, nakakapagod din yung ginagawa nila. Sabi ko rin mo, nakakapagod din na ikaw yung lumalayo ah. So ano ang mas nakakapagod sa tingin mo? Ikaw yung pe-pressure o ikaw yung pinipressure? O ikaw yung nang pe-pressure. Uy! Siyempre, nag-exert so, sila ng ano ng energy. Sinasugod na sugod eh. Hindi, ah, yan ang akala nyo kasi hindi nakakapagod yung lumalayo ng lumalayo, yung tumatakbo ng tumatakbo eh. Mas nakakapagod pag bumibigay ka ng suntok, lalo pag di tumatama. Oo. Yun. Doon mapapagod yun. Lang, tapos di ka doon mapapagod yun, Sting. Ikaw, hindi ka naman mahilig pero sumalo eh. Pero kunyari, di ba, tumatakbo ka. Tapos pinipressure ka ni Budoy. Pag napagod siya, makakasuntok ka. Ikaw, hindi siya. Hindi nga, tol eh. Akala ko nga ganyan din eh. Yung legs ko rin, wala na eh. Kaka-atras mo. Oo, kaka-atras ko. Eh, yung pag uma-atras ka, kasi ayaw mong sumalo eh. Ano, ayaw sumalo? Pansinin mo, hindi ka sumasalo ng suntok, ayaw mo magpari, ayaw mo mag... ano. Kaya pa, ikaw ba naman may itsurang ganito? Sasalo ng suntok talaga. Hindi, yun nga, para makakounter ka sana. So mapapagod ka nga kakalayo. Hindi ka makakounter. And then, yun yung sunod na anuhin ko, yung mga counter. Oh, dapat counter. Oh, kaya nga, kaya nga. Pero para makakounter ka nga, kailangan mo tumanggap. Kaya nga mahirap hindi, tumounter. Tatanggap ka? Tatanggap ka o sobrang bilis mo na mag-slip. Yun nga. Oh, yun ang tamang counter. Ayoko yung tatanggap risky ako. Risky nga lang. Hindi tatanggap ka, pari. Hindi naman mukha mo yung ipantatanggap mo. Hindi. Kamay, balikat. Si Budoy, mukha niya pinantatanggap niya. Oo, tol. Gago kaya ni Budoy yun. Bigyan mo ako isa, bigyan kitang apat. Damn. Ako, ayoko kasi talaga ito yung pinoprotectan ko eh. Asip ko ito eh. Wala. Si Budoy, wala. Sirahin ko
pagkatao mo ngayon. Comatose kung comatose. No. Bigay todo yan lang siya, tol. Ha? Bigay todo lagi si Mehmet. Hmm. Baka parang last laban niya na to. Papawis lang naman. Baka uwi. Ano tayo ah? Chill lang ba? Chill. Ano ba naman yung boxing sa ano motorcycle ano racer? Pero kahit nga siya, aminado ano na iba ang, ano, iba ang boxing talaga. Hindi, ano mas nakakatakot? Itakbo mo ng 120, iliko mo yung motor mo. Oh, sige nga. O tumanggap ka ng jab. Ano, anong sagutin mo yun? Sige, sige. Ano mas nakakatakot daw? Ano mas nakakatakot sa'yo? Tumanggap ng suntok? Motor mag-boxing. O yung mabilis na ibabanking mo? Motor? Oh, kasi namamatay ka dun. Sa isang suntok, di ka nang namamatay. Oo. Oh. Oh, sabi siya. Kasi yung same lang nga ako sa 130, hindi ko iniintay. Ilang gulong yun eh. Yung suntok ko na 120. Yung suntok na 100. Pero yun. Pero ano nga mas nakakatakot? Ano hindi yung ligo? Mas nakakatakot yung ligo. Oh, yun nga. Talaga? Kasi yun pwedeng magwakas ka talaga eh. Mabilis, 60 o 0? 60. Kanina. Wait. Unahin ko muna yung realization ko na nagbo-boxing kayo. Oh. Koy. Boxing ka muna, Ives. May kasuntukan boxing. Ka. Boxing ka muna, Ives. Pagsalatayin niyo si tropa. Ito si Stephen A. Smith eh. Pagsalatayin niyo muna. May kasuntukan kang nasaksak dati, Koy. May? May kasuntukan kang nasaksak dati. Sino? Ako? Oo. Okay. May kasuntukan ako? Hmm. Okay. Na nasaksak dati. Na natutong si mag-boxing. Budoy si Budoy yun. Nasaksak na kasi dati yan. Ah. Simula talaga nang nag-boxing tong Mehmate. Oo. Damn, napapaganan ako. Parang mga Hitler to yung mga ganun. Na? Na parang yung pangsuntukan nga ng kalya, tapos tinuruan mo mag-boxing. Okay, okay. Yun. So mas gumaling. Yeah. Gets, gets. Tapos, gets. Yung ugali pa niya, parang may ganun kang kasparing eh, di ba? Parang masaya kasparing si Memel. Mm. Kasi basta bilang kilala mo siya, di ba? Uh-huh. Bibigyan ka niya ng good fight ba, ganun. Uh-huh. Ganun, ganun siya. Ay, mag-sparing din tayo. Boxing ka muna, Ives. Bago ka mo. Galing sa ilong. Sagot na kaagising lang. G, may tanong dyan na... G! May tanong dyan na ano ah, about sa boxing. Tanong mo nga yun. Nakita ko kanina eh. Meron dyan, meron. May magandang tanong dyan. Lagi kaya mahirap kalaban to si Budoy dahil walang style eh. No stylish. Wala sa libro, parang siya lang... Ano tawag dun dong? Ano tawag dun? Yung sa style ni Memel, may tawag siya yung unortho, ano yun? Unorthodox. Sound po na orthodox. Koy-koy din eh. Naging ano eh, orthodox. Ano yung, para sa kayo ni Kay? Ano? Tol, gusto niyan, yung lead hand niya, yun yung power. Pwede yun. Sabi ko para sa kayo ni Koy. Hindi ko alam sa mukha ah, pero... Hindi, Kay din kasi siya. Kay-Kay. Bagay. G, ano, nahanap mo na yung tanong? Ha? Nahanap mo na? May matanong. Total boxing pinag-uusapan natin eh. May nakita ko tanong dyan eh. Ano ang mga natutunan mo simula nung nag-boxing ka na nagagamit mo sa buhay mo ngayon? Yeah. Okay. Ito si Kika siya. Ano natin eh. Professional natin eh. Okay. Onting disiplina kasi hindi pa ako ganun ka-disiplina eh. Konti lang. Pero disiplina matuturo nun sa'yo, Tol. So, aminado ka rin hindi ka pa ganun ka-disiplina. Tsaka pasensya. Tagal din eh, no? Ang tagal pumalo ng disiplina sa'yo, no? Kasi sipin mo, ang tagal mo na nag-boxing, no? Parang hanggang ngayon, di pa rin pa pala, no? At least aminado, Tol. Oo oh, nga, yun. Buti at least aminado. Tayo na iba disiplina ni Kika ko eh. Pero pag dumisiplina talaga ako, Tol. Oo, puta. Kunyari, gusto ko lumaban, 3 weeks. Kaya. Kaya, pero magiinom pa din. Wala pa rin pala, no? Hindi, yun nga, pag disiplina matuturuan ngayon, tsaka pasensya. Matinding ano yun, Tol. May hirap. Siguro yung disiplina mo is i-maintain yung hindi mo disiplina. Sa pasensya, umikli pa. Manahanapak siya agad. Nag-road rage na. Hindi, counter nga yun tawag dun eh. Counter. Lahat-lahat, maganda yun. Tanong yun. Okay, ito si Budoy. Oh, natutunan mo sa boxing at ano ang ano. Pasensya at magtiis ba? Magtiis. Mm. Tiisin lang. Si D2P, boksingero pa ba to? Patient. Ano? Patient. Baka pasyente yan, ha? Ay, sigaw, Ives. Patient.
Kaya hindi ako naglalaro para naka-advance na kayo para makatama kayo sa akin. May tayo nga mag-sparring sa atin nito eh, no? Bata mo nga to, oy. Ito nga, bata mo yan. Pinasa mo lang sa akin. Gusto maging model ng Fairtex. Ayaw mo tamahin. Ikaw, ano, pangalan mo, Ace? Ganun din, tol. Tapos, ano, parang, sa ano, problem solving. Mm. Kasi syempre, meron mga 1, 2, 2, 2, 1. Yung mga ganun. Medyo mahina ako sa ganun, tol eh. Kaya yun, yun din yung natutuwa. Numbers. Hindi naman numbers, tol. Kumbaga parang yung coordination mo ba? Yun, medyo mahina ako dun. Ayun, yun lang. Tsaka yun, yes. Tol, ano? Tawag dun? Yung focus ba? Mm-hmm. Yun din. Ikaw, Dong. O disiplina, wala naman ako nun. Nakin ang mga focus yung ano to. Chill lang ko yun. Yung, chill? Yun na natutunan mo? Yung kumbaga huwag kang agresibo. Ay, hindi. Tama. Yung talaga sa akin, ha? Fighting, ko sa pero akin. Bawal ka agresibo. Diba, no? Medyo nakakalito yun. Diba, no? Pero makes sense kapag alam mo na kasi siya. Mas nakikita mo nga yung suntok pag relax ka yun, yung kalaban, mas kailangan mo ganun. Pero di-deliver mo din ang tama. Yes. Pero para kasing nakakalito yun sa mga hindi nagano, dahil sabihin ng coach, relax, tapos kailangan mo lakasan yung suntok. Diba? Relax, gano'n. No, diba? Lalakasan mo, no ba talaga, diba? Nakakawala din ng ano yun to lang, sinasabi yung relax. Tapos, syempre, pag ikaw nasusuntok, nababadrip ka rin eh. Mm. So, ikaw parang putang. Nawawala yung relax mo. Nawawala yung relax mo eh. Pero yun nga, dun mo nga kailangan chumil eh. Pag nasuntok ka lalo, diba? Lalo pag nasuntok ka, ay na-chill ka lang. So, bagay kahit sa totoong buhay to, pag nagawa ka ng mga decision making na matitindi, kailangan mo mag-relax muna eh. Hindi ka pwedeng gumawa ng decision na galit ka eh. Oo, oh, mali yung mga decisions. Make decisions. Don't make decisions when you're mad. Mad. Mm. J-Lo yun, no? J-Lo. J-Lo yun, no? Nakikinig ng J-Lo. Old school na yun. Jenny from the Black. Black. Black? Jenny mula sa itim? Black. Jenny mula sa itim. Narika. Epic ka talaga yung kita. Eh, yung kanina ko, yung ano, efficiency ba yun? Ha? Yung sa edit niya. Na edit niya noon. Epifigure. Tinanong ko yung sa teacher. Sinubtitle kasi niya yung salita mo doon. Di ba minsan si Kiki yung F niya nagiging P? Sa subtitle, ganun din pala to. Hindi, informal word kasi yun tol. Di ba? If you figure out. Pwede siyang P, pwede rin siyang F. Figure out. Ano kasi yun? Ang tawag doon, letter fee kasi yun. Letter fee. Koy, nag-research na. May informal word ka. Informal word siya tol eh. Pwede siyang gamitin ng P at saka. Ginamitan ka ng research ko yun. Oh. Pero kasi ang original salita, figure. So, if you figure. At Pinoy nga tayo eh. Oh. Ano ba naman kasi ito? Ganun ako di mananalo. Ganun ako di mananalo pag sinabi na yan. Ginamitan ka na ka ng research eh. Nagulat ako sa subtitle, if you figure. If you pa rin. Sabi ko, alam mo mga teacher, informal word daw yun. Tinanong niya nga sa teacher ko eh. Sa mga teacher dyan ha, Hirap pa siyang sabihin yung informal. Galing sa pipa rin, inform. Ikaw, Frank, ano na nalaman mo sa boxing? Decision making. Speed ng decision making. Kasi minsan kahit gaano ka tama yung decision mo, pero kung walang speed. Oo nga yun, no? Nasunto ka na. Counter naman sana yun, ba't di mo pa binitaw, no? Mm. So ganun din sa totoong buhay. Timing pwede mo sa decision, decision making timing, at saka consistency. Yes. Kasi pag tumigil ka, kahit 1 week lang, o kahit mag-skip ka nga lang ng 2 days, mararamdaman mo yung dip ng performance mo. Di ba? 2 days, skip ka. Kumpara mo sa 1 day, skip. Ramdam mo agad yung hingal mo eh. No? Kumpara mo pa sa 1 week. Ano, lalo pa yung buwan. Diba? Tangin na, yung ako, tangin lang yung parang bagong tao ka ulit eh. Oo, no? Back to zero, no? Kaya pati sa business, ganun din. Pag nag-foot off the gas ka, tapos bumagsak yung sales mo, eh, walang sisisihin kundi ikaw. Oh, ang business medyo momentum ano rin yan, eh, no? Mm-hmm. Ma-momentum ang business. Tapos timing din ng decision. Yeah. Di ba? Kung kailan ka bibitaw, kailan ka kokolekta. Di ba? So, actually, ito yun din yung mahirap eh, no? Pag nasa momentum ka. Minsan ano? May mga ganun sa business talaga ito. Eh. Kunyari, pa-scale up ka na ba? Kasi hindi mo na alam siya paano siya i-scale eh. So, mahirap din lahat eh. Kung wala kang momentum, okay, mahirap din eh. Nga eh. Di ba? Kung may momentum, ang hirap din eh. Pag wala, ang hirap din. Hirap din. Hirap din. Tanggapin mo na lang, no? Oo, mahirap. So ano ba dapat? Either way. Ang tatanggapin ko, yung mahirap, pero may reward. Hindi yung nahirapan ka lang, tapos at the end of the day, wala ka pang reward. Wala ka pang nakuha kapalit, di ba? Yeah, right. Ay, break na yan. Ikaw, teka, si Koy. Break muna tayo.
And we're back, round 2 na Tony The 2 Jones Life and Style Podcast. Sa mga gusto maglagay ng logo dito, pwede nyo akong i-message, lagay natin yung logo nyo dyan. O ikaw, kaya natutunan mo sa boxing? Hindi, ito, na-realize ko lang naman to. Nung nagsimula natin mag-boxing, siguro 95%, ang na-realize ko is 95% or 99% ng population, hindi kayo makipagsuntukan. Suntukan, no. No? Tapos akala nila magaling sila makipagsuntukan. Unless tagarasya ka, no? Bakit? Kasi matibay dun ka. Daw, hindi, dun daw, simula bata pa lang. Oo, tinitraining na lalaki dun ko. Tinitraining kasi sila. Kaya kumbaga sa population nila, hindi 95%. Gets. Okay, gets. Sa culture nila. Sa Dagestan, dun kay Khabib Tol. Ano naman, yung ano tawag dun? Grappling? Grappling. Sa bear. Lahat naman ng bata dun. Ang ganunan. Oo, sa Dagestan, ganun naman yung trip nila. Tang ina, no? Kulit eh, no? Pero siguro konti lang din kasi sa Pinas boxing ang trip, pero hindi naman lahat. Bata nga dun, nilulubog na sa yelo. Kasi? Training? Oo, kasama sa training nila. Sa Thailand nga, Tol, nung pupunta ako noon, akala ko lahat ng Thai marunong Muay Thai. Parang, hindi ako maghangas dito. Baka yung nagtitinda dyan ng money, marunong din mag-Muay Thai. So, hindi naman pala ganun. Parang sa Pinas, isipin mo lahat marunong mag-boxing, di ba? Oo, oh, malamang yung naisip ng mga ano sa atin. Lahat ng suntukan. Ha? Lahat ng suntukan na lang. Hindi, pag marunong ko nga, hindi ka makipagsuntukan masyado. Oo nga. Di ba, no? Pag natuto ka na, no? Pinoy, iwasan mo na. Oh, kala talaga nga nila marunong talaga makipagsuntok. Kala nila marunong makipagsuntukan. Halos lahat ng tao ba? Akala nila marunong hindi, sila. Akala marunong sila. Pero lahat yan, 99% yan, Tol, hindi tatagal ng 45 seconds. Totoo. Diba? O tuloy-tuloy wait, suntok mo na, lang, na 45. Wait mo na lang, ang ikli pakinggan na 45 seconds. Mm-hmm. O sige din. Koy, bigyan natin tao 30 seconds lang. Oo, oh, no? Mm-hmm. Ang 30 seconds no? Lang. Kasi dati nung hindi pa rin ako nagbabaksing, akala ko din. Bitaw ka ng walong kaya ko. Kaya ko tumagal ng ilang rounds eh. Dali lang kung wata. Oh, diba? Four punch combo, pabitawin mo. Four punch combo lang. Apat na punches lang, pabitawin mo. Isipin mo pa, three minutes lang isang round, kaya ko tumagal yun. Tapos pag naaano ko nga yung naririnig ko yung 30 seconds na ano eh. Tingnan yun yung ano. Parang tagal pa. Oh, yung gusto mo na ano yung 30. Oh, 30 seconds na lang, laban pa. Tangina mo, tagal mo. Tagal mo naman matapos. Tangina ano, shit. Yun ang mga ano. At isa pang akala ng lahat ng tao is mag-business. Ano? Akala ng lahat ng tao, kaya nila mag-business. 99% ata eh. Diba? Mag-business. Tsaka mang babae ko, sabi mo, diba? Tsaka mang babae. Yan. Isipin mo, akala ng lahat, pag binigyan mo sila ng puhunan, oh, nga, no? Okay na ang lahat. Kaya nga yung iba, Tol, ang hinihintay na lang nila is magkapuhunan sila eh. Di ba pag ordinaryo yung ano, Tol, di ba? Magkapuhunan lang ako. Di ba? Wala, ano. Tapos na to. Tapos okay ng lahat. Di, oh. Tawin ang yan. Good luck! Good kahit luck. Billion pa puhunan. Pag nagkapuhunan na, simula na yan. Pagkalugi mo. Pagkalugi mo. Oo, totoo. Na ako na nagsasabi. Totoo, baka nga iumutang mas, pa. Baka mas masaya ka pa nga nung wala ka pang puhunan. Uy, baka totoo. Di ba, malulungkot ka yan. Nakita mo yung puhunan mo na wala na. Di ba? Tapos utang pa, no? Tapos baka negative ka pa bigla. Kasi maraming nagsimula ng gano'n, no? Nang utang sila, no? Siguro, no? Kasi iniisip nila, basta may puhunan lang ako. So, mangungutang din sila. Ina-fuck up nila. Lalo silang ano, no? Pero tingnan nyo, rin sa akin yan, bro. Umutang ka ba dati? Ay, nangutang, hindi. Ano? Inutangan ka? Diba, kumita na. Ikaw? Oo, kumita. Then, ang dami ko na pampuhunan eh. Akala ko nun, naubos ko lahat. Akala ko ng pera ko na wala na ulit pampuhunan. Puhutin yan. Nakalimutan mo, kailangan mong paikutin, no? Wala pala ng puhunan, putang ina. Okay, so lahat ba tayo dito dumaan na sa yung na ano mo yung pera na naubos? Oo, natangahan ka sa yung feeling mo, alam mo yung stage ko na kunyari nakikita mo yung pera mo. Nagaling sa hustling yung pera mo. Tapos sasabihin mo, tang ina, hindi na kalokohan na akong masiro. Oo. 'Di ba yung feeling na yun? Tapos biglang pag-iisip, puta, inasira na ako. Pero tol, isipin nyo, para saan ang pinakakawawa yung mga nagtrabaho buong buhay, tapos pagka-retire nila, wala silang nakuha. Hindi, yung retirement money nila, kinamit nila sa business. Tapos malulugi. First time nila mag-business. Kasi lugi talaga yun. Diba? So ano mangyayari dun? Masisiro. Pinaginapan mo ng 60 years. Oo nga, yung akala kasi nila, no? Tapos, oh, may pera na ako, kaya ko na magnegosyo. 60 years niya pinaghirapan, nag-retire siya. Yeah. Excited siya mag-business. Yeah. Tapos first business niya, lalapag niya dun yung pera. Boom. Nakakita ko ng suicide. Suicide talaga. Diba sakit nun, isipin mo? Ganun yung so ano dapat? That binangko niya na lang. Kung ako,
I-enjoy ko enjoy na lang, no? I-rip niya na lang dapat niya. Oh, tanggapin mo na. Yan ay nabuo mo ng 60 years, eh. Tripin mo pang, na lang yung pera. Oo, tripin na lang yan. Oo, gusto mo kong palakihin, niya, eh. Oo, no? Ngayon ka pa nangarap palakihin. Hindi na. Enjoy mo na yan. 60 years. Mag-invest na siya sa experience, no? Ayun na yun, no? Sa trip. Trip, yun. Trip. Training ng boxing. Magkano lang tumira sa probinsya sa Pilipinas malapit sa dagat, oh? Kano pera mo? Nag-retire ka, 60 ka. Oh. Say, may 2 million, 5 million ka na-save. Kunyari, ganun lang na-save mo. Oh, uy, ganun nun, bro. Sa probinsya, punta. Tamang trip ka na nun. Tamang trip. Maganda yung hangin, maganda yung pagkain. Oh. Pero gagawa ka pa rin ba ng paraan na parang medyo ma-maintain siya? I mean, pero may tindahan ka na. Ah, maliit. Ah, pwede. Mga ganun. Oh. Ako personally, kasi ganun ako. Pag, yun yung trip ko, gumawa ng something na... Kasi tingin ko naman sa negosyo talaga, hindi siya pagkakitaan ng pera. Ambag ko sa lipunan yung tingin ko sa kanya, eh. Dahil sa inambag ko na yun, matik na babayaran yung ambag ko. Parang ganun yung tingin ko sa negosyo, eh. So, okay. Kung kaya mo, kung yun yung kumbaga built ka para gumawa ng mga ambag sa lipunan, eh di, kahit pag-retire mo, I think yun pa rin yung gagawin. So lahat ay nakaranas na ng Blow Manifest dito? Yes. Lahat naman, syempre naman. Ha? Tingin ko naman lahat siguro na nagnegosyo ang walang alam sa negosyo. Pero kasi tol, napansin ko hindi lahat ng tropahan ganun, eh. Ano, hindi lahat ng tropahan ganun? Bagay. Hindi lahat ng tropahan mahilig mag-blow money fast. Hindi sila ganun kalakas yung loob. Madalas kasi maraming tao stuck up sila sa student mentality na tinitipid nila yung baon nila. Na until gumawa sila ng pera, marunong na sila, yung paggastos nila nun, pang studyante pa rin, hindi nila naiintindihan na pwedeng palakihin yan. Kasi pag studyante ka, paano mo papalakihin baon mo? Hingi ka ulit, di ba? Hindi naman ganun, eh, di ba? Hindi ganun kadali, eh. So paglaki nila, akala nila ganun pa rin na hindi ko mapapalaki to, so kailangan kong tipirin tong baon na to. Nagpo-focus sila ng energy sa pagtitipid, hindi sa pagdagdag ng income. Tapos pag na-realize nila, pwede pala magdagdag. Nakinig sila ng Bugoy na Koy-Koy songs. Di ba? Tsaka lang nila marirealize, sa puta, ba't hindi ko dinadagdagan to? Oh, di ba? Ganun siya, eh. Ganun siya. Yari ka, maraming matagal na sa stock sa ganun, sa tingin ko, eh. Student ano sa elementary. Boxing ka, right? Ano yan? Ano yan? Pasok! Anyway, ang tingin... Ay, pagkintuhan ka bigla doon, ha? Ay, sorry, sorry. Ang tingin ko, ko lang din doon, tol. Nawala ako. Putek. Sorry. Ay, kudong kasi. Napagkintuhan kasi bigla, eh. Sige, tignan mo lang muna, tol. Minike niya pa, eh. Minike niya pa. Ang tingin ko din doon, tol, dahil sa... Kung anong meron na tayo ngayon, hindi na rin naman tayo siguro papayag na maging zero, eh. Parang kailangan mo na talaga pumalag, tol, eh. Kasi scientific research, tol, pag ang tao pina-experience mo ng something better, iiwan niya yung hindi better. At gusto niya lagi much better pa. So, nasa human, ano yan, naka-ingrain sa DNA yan. Kung hindi ganun ang tao, hindi nag-i-improve ang mundo. Hindi ka na papayag tol, eh. Sinabi mo rin sa akin yan, di ba? Parang, tayo na, papayag pa ba tayong bababa tayo ng, ano, ng life? So, hindi na. Wala man tayong way. May chance, may possibility, pero tingin ko maliit. Pero yun nga, eh. Kahit may possibility, okay lang naman malugay. Bounce back na lang ulit. Ganun lang siya. Yeah. Meron talaga, ano. Pero, hindi ko sasabihin masisiro tayo. Hindi naman talaga tayo masisiro. Pero nakakatawa lang nung unang nag-blow manifest ka ba, tas nasiro ka. Alam mo yun yung experience. Sa tingin ko, tol, parang tuli din siya ng negosyante. Kasi lalo na ko, tol, kung galing ka sa hoods, una ka makaranas ng pera mo, di ba? Blow manifest talaga, eh. Ah, sapatos. Chain, cellphone, yan ang mga bibilhin. Diba? Anong invest? Motor, PC. Walang invest. Tapos may sasabihin ka ba sa sarili mo, deserve mo yan. Deserve mo yan. Koy, sa tingin ko, kinalamang lang natin, di tayo takot masiro. Okay. Di tayo, kasi galing tayo dun, alam na natin yung feeling. Hindi na tayo babalik talaga, pero... Yung iba kasi kaya hindi makaahon, takot silang masiro nga ako, eh. Totoo. Kaya sa boxing, hindi ka makaka-counter kasi takot ka masapak, eh. Yan, no. Di ba parang ganun din siya sa business. Ayaw mo maglabas, eh. Paano ka makakuha naman? Ayaw mo pumasok doon, eh. No? Ayaw mo, ano, no? Nakakaon ko, sasaluin ko ngayon suntok ko, eh. Di ba? Hindi katulad sa atin, parang puta, game tayo lagi, eh. Pansinin nyo, pag nag-uusap tayo ng bagong diskarte, lahat na ambag ng bawat meme, wala kang devil's advocate dito, pansinin nyo. Ayaw mo, Sen.
usually tol, may devil's advocate. Ayoko nga kumausap ng ganun. Yung magsasabi siya nung pessimist na side ng business. Wag yan. Pag tayo parang perfect lagi yung business. Okay lang, no? Okay parang, lang. Laban yan. Oo, di ba? Parang kaya-kaya. Parang best idea ever, no? Oo, parang ganun lagi. Kasi marami din naman doon din natutuloy. Oo. Kasi, pero nung pinag-usapan na, parang ito yung best kaya idea to. Ever. Oo, kaysa naman yung may tropa kang parang isa lagi na devil's wala, advocate na lagi may comment na, eh paano kung ganito? Eh paano kung ganito? Like, get the walang fuck ganun. Out of here. At least naka-notes lahat. Na-announce ito, pwede ito, pwede ito. Dami natin options. Dami natin options. Kaya sa buhay, okay lang talaga matalo. Yung umiihi yan. Okay lang matalo, pre. So, di ba ganun? Okay lang matalo. Mimis na naman, Ace. Mimis na naman. Gagi, okay lang naman talaga matalo. Napanood mo rin eh, no? Ano yun? Hindi ko alam yun. Hindi ko alam yun. Hindi ito yun sa may highway kasi may umiihi. Tapos minto siya. Tapos bigla siya nag-motivational. Ay, may nag-motor? May nag-motor, no? Bigla motivational. Bigla nag-motivational coach doon. May nakita na siyang, tol, may nakita siyang umiihi, ah. Ako yung nag-motor, may nakita akong umiihi. Tinigil niya, alam mo, kuya, kuya, parang yan. Sa buhay. Minsan, sa buhay, okay lang naman matalo. Yung umiihi, nagtataka. May nag-motivational coach. Saan ko natago niya, teach na doon? Hindi alam yung umiihi. Alam mo, Dol, gusto ko yung mga ganong tao mag-isip. Ang creative nila mang trip eh, no? Yun ang trip, putang ina, no? Huwag ka lang mabaril. Kasi pwede siyang mabaril nung umiihing yun eh. Ah, kulit mo ah. Di ba? Kasi may mga kilala nga tayong ganun eh, na pag ginanong mo sila, ah, ganun? Oo, sa buhay din. Wala ka ng buhay ngayon, bang? Isang kalapit lang. Meron niya yung ganun ko, yayakapin niya bigla. Uy, long time no see! Naka-helmet, di kilala. Di mo na ako maalala. Lagi naman siya, meron ba? Sige na, magmalo ka, magmalo ka. Sabi, ninong mo ko. Sino ka ba? Ninong mo ko? Tapos bigla lang siya nakata. Gwagano siya sa camera. Oh, gagano lakas mag-trip. Bibigyan po. Ito, 500 daw. Pamas mo ni Ninong. Sabi, di mo kilala? Hindi. Akin na yung 500. Oh, shoutout sa mga motovloggers. Ah, mga motovlogger ba yun? Nagkaganon? Tain na nila mag-trip talaga eh, no? Ang kukulit ng puta. Kaya nakita nila yung pera sa FB, dami nang naging motovlog kasi. Mm. Malakas pa rin ba magbigay ang Facebook? Mas malakas pa rin si FB, oh. Talaga? Bakit ganun? Minsan nalilate sila. Baka sobrang dami na lang pinapasahod. Oo, oh, minsan nalilate sila yung kay Labro. Minsan late yung dating. Minsan pa-follow up pa ni Labro. Oo, oh, sabi mo pa-follow up. Kailangan mo na mag-customer minsan service. Minsan nga parang antagal na walang dumarating. So, message mo lang sila. Oh, in-email. Tapos sabay-sabay nilang pinadala lahat. Oh, yun. Ganun. Pero para sa akin, ba't ganun yung sistema? Di ba parang, ano yung tropa-tropa lang nagpapatakbo yan? Sa laki ng company nyo, di ba? May kinukuha na rin kasi si Facebook yung meta creators eh. Ano no? Meron silang parang ini-sponsoran na meta creators. Okay. So tingin ko yun na mas priority nila. Oh. Ganun? Oo. Oh. Pero parang, kasi ngayon, ang dali na maging content creator. Gawin mo lang content, ano yung ano mo, di ba? Tapos may followers ka lang eh. Pwede ka na maging content creator. So itong mga hindi nila in-sponsor, pwedeng madelay-delay? Oo, tingin ko. Pag-up ka lang, message ka lang. Kaya nga nila nila. Isipin mo yung mga hindi naniningil, tul, no? Magkano pa yung kanikita nila, Mark Zuckerberg. Pero parang hindi lang makaano dahil sa laki ng company nila, di ba? Parang ganun pa rin? Parang tropa pa rin? Sa dami rin naman siguro ng tao, tol. Parang ano lang, alam, parang pinapaalalan ko lang si D2P na mag-reply. Reply ka muna, Jay! Kanina ko pa hindi nagre-reply. Siguro ganun din sa Facebook, no? Huy, gago yung taga-Pilipinas na vlogger, replyan mo. Kaya nga sa business, hindi na ako nasa-stress kasi nung na-realize ko nga na pati yung big businesses, punta sa Louis Vuitton nga, may makikita ka, yung tahe mali eh. So na-realize ko, fuck, grabe, nasa-stress ako sa business ko na grabing perfectionist ko. Tapos itong mga malalaking to, nagkakamali lang, tao lang din at the end of the day, walang perfect. So, iba kasing negosyante, magagalitin masyado sa staff nila, konting mali. Yes. Kung kala mo, binili na niya yung kaluluwa eh, di ba? So, relax ka lang, nagkakamali lahat. Chill ka lang. Robot nga, nagkakamali eh. Di ba? Tapos yung malalaking kumpanya nga, nagkakamali eh, para sa magkano yun. So, bagay, minsan sa drug game din, minsan support yung luto nila eh. Nang shabu, di ba? Parang hilaw pa yung ano, early. Nagre-reklamo yung mga ibang dealers. Ba't ganito yung luto? Nagano'n yan, hindi ko alam yan. Wala na ako yung magaling na cook na matay na nga, hindi napasa yung recipe. Isipin mo tol, ospital nagkakamali nga eh, business yun. Oh, nga, dati, nung, na. Dati may nakita ko sa ospital, parang lobat yung pang ganun nila. Kasi portable yun eh. Alam ko may ganun portable, hindi na kailangan isaksak. Hindi umabot.
ewan ko paano gano'n, nilipat yata ka ng kwarto na may disaksak. Whatever, di ko malalay. Basta yun yung issue ng ano, public hospital yun eh. Parang yun yung issue ng time na yun na parang shit, walang ano. Nasipin mo sa'yo mangyari yun, inabot ka pa ng loob. Tang ina naman, Duk! Parang gusto mong bumaon nun para magalit ko. Ako na nga! Hindi ba chinerge ka gabi ko? Ay, wala ka sa mapapakura ako malo. Tang ina naman, Dol! Oo, gagano'n ako sa charge. May power bank dun! Oo, oh, gagano'n ako sa doktor. Pati yan ang cellphone mo, pag yan full charge ha, yan pa inuna mo. Isa di, nak ng puta, Dok. Di ba, nandun mo? Ay, ay, ay. Hospital, di ba, nag-aamon. Mapapabangon ka para magalit talaga, no? Meron ngang mga ano, di ba, surgery na iiwan ng doktor yung kung ano dun sa loob ng tao. O, yeah, sino mo ganun kalalang, ano, nagkakamali, di ba? Sa hospital, Dol, pag namatay ka, valid, eh, no? Ano? Pag? Kahit mali nila. Kunyari, oo, diba? Namatay ka, valid. Kahit kasuhan mo sila, hindi sila na... May rason sila, eh, no? Ganun talaga eh. Alangan namang mabuhay nila lahat. Wala, may waiver dun sa hospital. Oo, ganun talaga yun. Parang yung panglaban. Nasabugan, no? Kung oras mo na, oras mo na. Saan? Parang ganun. So, oras may chance pa, pre. Wala lang chance eh. May chance pa eh. Oo nga, no? I'm on 15 ito, kay full chance. Pang-revive eh, alaus. Awe. Naalala ko dati po tayo na hospital yung tropa, yung si may tropa ako na hospital ano, na disgrasya sa pangalan ito, sa motor. Hospital siya, doon lang siya sa murang-murang public hospital. Public ko, so binibisita ko. Buto biglang may aakit na kuting doon sa loob ng hospital, may kuting ako nakikita. Ala, may kuting ah. Mamaya-maya may tuta. Ano ka? Veterinary ba itong pinagdalan mo? Bakit pwede yung... May animals eh. Oo, Dol. No? Tapos yung tinatanggal na yung tahi niya, after ilang months, pwede nang tanggalin yung tahi. So sinumahan ko rin siya, di ba? Di ba may mga tools yan na pangtanggal ng tahi, ganyan. So tinitingnan ko kung gaano kalinis ba yung hospital. Buto may mga langaw na dumadapo dun sa mga gunting-gunting nila. Oo, sabi ko, ang kulit na itong hospital na to ha. Tapos parang nilagay sila sa isang kwartong ganyan, di ba? Kung iba-iba yung akaso nila. Ito, na-aksidente sa motor. Ito, parang tatanggalin yung paa niya. Like, magamagana yung paa niya. Ito naman, parang may ginamot sila na nagiging ano na yung babae. Parang na... May will up na. Oo, oh, kumbaga parang sigaw na sigaw. James! Ganun na ganun. James! Si Lebron kasi lahat mo. Lebron na. Mga ganun-ganun. Oo, oh, kulit. Kulit mo, Bron! Ang kulit ng hospital lang na yun. Tapos may tatahi dun bigla na ano na isang pasyente din na yung buong room aamoy. Aalis ka talaga. Sabi ko, magkakasakit pa ako lalo dito kung ganito ako mag-hospital eh, di ba? Sa milk tea nyo, Tol, may mga nagawa ba kayong parang... Mali? Mali, ganyan. Ay, oo. Marami, son. Marami. Si Ives nga, ibang flavor, ganun. Si Ives nga, ano? Hindi niya natikman yung totoong timpla ko ng milk tea. Kasi? Kasi nung panahon na bumisita siya, wala yung ingredient na kailangan. So, naghanap ako ng ibang ingredient na alternative dun. Hindi na ganun yung lasa. Gets. Hindi yun. Original recipe. Oo. Pero pag natikman yung anong yun? Ago, pag natikman mo yung pinaka-basic namin na milk tea, ay, paunahan kayo maubos nun. Oo. Di ba, pag bumibili tayo milk tea, tagal natin maubos. Yung sa milk tea namin, ubos talaga, no? Talagang... Makikita mo, ini-istro na yung mga sago. Oh, ganyan yung mga customer namin dati. Wala naman. Ano ba to? Siyempre, hindi pa sila familiar sa milk tea, di ba? Ano to? Gatas, tas tsa. Pero mamaya... Antunog pa to, Leo. Antunog pa. Oh, yung pinipikit pa nila yung isang mata nila. Parang yung sago. Oh, ganun sila eh. Oh, kita mo. Pero solid yung kwento natin na yun. Oh, tang ina. Epic yung kwento yun. Epic talaga yung panahon na yun. Pero dami na yung mali dun, Frank. Oo, oh, dami talaga na yung pagkain pa, no? Oh, pagkain pa. Kung ngayon na yung utak mo, tapos meron ko pang ganun, mas maalam mo siya. Ayun ang number one milk tea sa buong Pilipinas. Oh, pre. Malamang. Hindi malabo. Papanisin lahat. Oo. Kung alam lang nila kasabayan namin yung mga nauna talaga, di ba, Koy? Mm-hmm. Baka Milk and Tea Podcast na yung pangalan. Yeah, Milk and Tea Podcast. Pero Frank, natutunan ko talaga doon, lalo na yung bibili na sa atin yun, Koy. Tangina, kailangan wala kang puso sa negosyo talaga. Kakaiba. Naalala mo yun? Logic pa rin. Yung bumili sa atin yung ginagawa niya, di ba? Tangina, kakaiba. Alam mo, minsan yung mga mali pa namin dun, basta mga bloopers eh. Parang pagdating ko dun, nahuli ko yung empleyado ko. Naghihimay ng load. Huli? Gihimay dun. Paano yung kiti sa'yo, Koy? Magtingin? Magtingin, ha? Paano sa akin? Si Turkak. Ayos, ha? Turkak. Tapos meron pa dun yung pagdating ko dun. Mayari ang close namin, 9 o'clock, di ba? Dumating ako dun ng mga 8, ganyan, 7:30. Pagdating ko dun, wala na. Ubus na yung timpla na. Walang refill. Walang refill. Sabi ko, ba't di ka nagtimpla?
wala nang bibili niyan. Putang ina mo. Ano ba kaya? 40,000 ang renta namin doon, tapos sasabihan ka ng gano'n. Ano yung renta mo? 40,000? Wala nang bibili niyan. Nakakainis talaga. Tangina talaga, kakaiba yun. Comedy talaga eh. Tapos, meron pa doon yung ano. Comedy talaga. Basta meron pa doon. May pumasok na daga doon sa pangalan ito. Sa food court. Sa stall namin. Ganun. Hindi kasi yung mall na yung tol, talagang grabe yung mga daga doon. Anyway, pet nila yun, pet. Pet paggabi na, naglalabasan na. Tol, pet, para talagang normal. Sa food court. Pero pag siya, ano, mall hours, pag mall, tol, pag mall hours. Hindi mo sila makikita. Pag mall hours, wala. Alam din ng mga daga yun eh. Yun, di pa natin oras, diba? Sa mga tao pa yan. Pag close pa yung mall. Closing na, sa taas sila nang gagaling lahat. Makikita mo, nagsisilipan ng gano'n, no? Uy! Oo! Naglalabasan na. Parang ready, oh, hintayin lang natin matapos maghugas to ng mga plato. Bilang boom, babaan na silang. Makikita mo, sabay-sabay bumababa. Alam na nila yung gagawin nila. Rutina na, gano'n. Isang beses sa umaga, nagbukas kami gano'n. Biglang may daga doon sa loob ng ano na yun, malaki-laki pa. Siyempre, ako wala akong alam doon. Ang gagawin ko dito, di ba? Alam naman pag ginanong ko ng stick, magdugo-dugo pa doon, di ba? Buti nandun yung tropang janitor doon. Sabi ko, tol, paano ba itong may daga dito? Sabi niya, ah, sige. Pumasok siya doon. Kinuha kamay niya. Kamay niya dagang ganun. Nakuha niya rin. Nakuha niya. Tapos tinapon niya ganun. Sabi ko, tangin ang tapang na tao. Tapos tatakbo na yung daga. Kasi nakakita na ako ng tao na humahawak ng ipis eh. Doon pa lang nahuwirduhan na ako eh. Paano mo kayang hawakan ng ipis, di ba? Pero yung humahawak ng daga. Siyempre, kumakagat pabalik yun, di ba, tol? May counter-attack yun eh. Pero yung maganon mo, matapon mo, tapos nabaldog niya yung ulo ng daga. Sabi ko, siguro matagal na niya nang ginagawa ito. No? Sanay na sila dun. O, siguro sa bahay nila, ganito rin talaga, no? Pero di ba may mga taong kaya humawak ng ipis, tol? Alam mo yun, ha? Oo, bata pa ako nun, pero parang pag matanda ka na, tapos kaya mo humawak ng ipis. Akala ko. Hindi, mga bata lang kalaro ko. Ganun. Kayang pumatay ng ipis sa kamay. Meron. Pre, dali, re! Pak! Pero alam mo, tol, kaya pala dapat sa grocery lahat ng binibili nyo, nililinis nyo mabuti. Kasi bawal sila mag-pesticide doon dahil puro pagkain eh. Uy, aalis ka kay ka, kukwento ko pa yung kwentong ipis mo. Oh, bahala ka, kukwento ko. Ito ako, pinagsabihan ko lang din to eh. Kasi? Nung una ko pa siya nakilala. Ako lang nagturo sa kanya yun eh. May napatay siyang ipis. Pupulutin lang niya para itapon. Kung kika hindi ganyan, gago, madumi yan eh. Pero ngayon alam niya na. Hindi kasi sa antena naman daw yun. Oo nga eh. Ako nga, kahit yung antena. Hindi naman dumidikit sa lupa yun eh. Kaya naman. Gagawin din mag-appear siya sa'yo, no? Maalala mo lahat ng times na ipag-appear siya sa'yo. Yung mga ganong tao, hindi ko kaya yun na yung pupulutin mo yung ipis. Di ba? Kaya mahinga, may alagang daga, di ba? Uy. Kaya yung may... Ito naman hamster. Yung tol-kanal! Tol-kanal! Ang laki, pre! De, pero alam ko simula sanggol yun. Ay, nalagaan. Kaya na tamang ganun yun, no? Bakit yung daga, gaganoon na sa kanya. Ang kulit yan. Ina, ano? Dagang kanal to, ang laki pre, ang laki yung daga. Kulit din. Meron ako dating nagpagawa ako ng computer sa isang IT. Sa bahay, dinala ko yung computer ko sa kanila. Normal lang din ang ipis dun. Noong nakakita kong ipis, medyo tarantanggulay ako. Ha, ipis! Sabi kong ganun. Sabi niya, ba't kaya kayo, ganyan kayong mga rapper? Takot kayo sa ipis. Gumanon siya. Okay, hindi ko pinansin. Mamaya, yung ipis, naglakad-lakad sa, ano yun? Sa sahig ba? Tapos, di ba, ito yung paa niya, tol. Yung ipis, nakadikit talaga sa paa niya. Hindi niya inaalis. Kaya, hindi mo ba nararamdaman? Baka bait na yun, mate. Ha? Baka bait na yun, mate. Parang ganun na nga nila tignan. Kapag na kasama siya sa bahay, ganun nila tignan. Parang sa sembo yan. O parang nakasandal yung ipis sa... Nakaganon yung ipis sa paan niya. Komportable sa kanya. Oh, dito muna ako. Oh, parang, ha? Grabe naman ganito kayo sa ipis. Di ba, no? Ewan ko, may mga ganong tao lang. Break muna natin to. Break muna natin. May mga ganong tao lang. Yo, and we're back. Round 3 ng Two Joints, Levin Style Podcast. Yo, sa mga gusto maglagay ng logo, message nyo ako. Wala sila iga, pero pwede nyo pa rin. Yung mga may pesticide business dyan. Yeah, oh, tama. Usapang ipi. Ganyan pa ano. Kung matalino sila. Yeah. Diba? O ba? Diyan dapat naglalagay na. Ano nag-uusap tungkol sa ipis? Yo, eh. Sobrang dami nagme-message sa akin mga gusto maglagay ng logo. May isang weird talaga. Hindi ko nasasabihin, pero ang kulit ng business niya ko. Yung tinanong ko sa'yo kung pwede ba yun.
Tapos hindi mo rin makakwento ngayon dito. Oo. Okay. That di mo sinabi. Naman ito. Sabi sa inyo guys, huwag niyo palagpasin. Noong nakaraan, tayo yung usapan. Toilet. Negro, tara, mga toilet. Poso Negro. Negro. Ibis naman. Ah, pwede rin nila tayong bayaran para pag-usapan yung topic ko. Tama. Ano business nila. Yes. No? Anong experience tama. Natin. Oo, experience natin. Pwede namin pag-usapan yung business nila. Biglang ano, banat ng yung produkto nila. Oh, yeah. Kahit anong klaseng promotion, lagay natin dito yan. Dito natin malalaman kung gano'ng kataas ang IQ nyo. Yeah. Yeah. Pag naano nyo, di ba? Yeah. Pag di kayo naglagay ng mga logo nyo, ah, low IQ. Brother D, magtanong pag na tayo, Brother D. Pag di nila naisip. Pag di nila naisip, low IQ. Ask by G. Yun, tanong na tayo. Si Brother D. Masa kapatid, Reggie. Tanong ni Verano, utak o puso? Oh, shit. Utak. Ano ba yan? Yung utak. Ba sa mga una? Oh, yung sa una to eh. Depende sa sitwasyon. Last na yun, ha? Wait, di pa sinasagot ni Kuyo. Pang last yun, ha? Utak o puso? Oh, go. Oh, Ives, unahin mo, Ives. Ako utak. Utak o puso? Explain mo. Sagot lang. Ika. Explain mo. Pwede ba yung ako rin sagot lang, utak. Explain mo, D2P. Dali-daling sumagot, eh. Baka nag-toss coin ka lang dyan, eh. Ano kaya? Utak. Oh, may pag-isipan kami. Oh, kita mo, daya. Utak. Utak talaga. Kala ko ba utak? Tumitin mo kayo yung utak mo, son. Feeling ko utak. Pinusuan eh. Lang. Wala kasi sinabing bakit eh. Question lang eh. Tama ba ako? Tama. Dito. Yan ang ugali. Yan ang utak. Yan ang ugali ni dito. Diba? Dito pinaugali. Kung ano ang utos, yun na yun. Sabi sa'yo eh. Paano mo lalabanan eh? Wala rin naman talaga nalagay. Light question lang. Oo, tama naman siya. Yan si Dito. Sa pagkakakilala ko sa kanya to, yan talaga siya. Si Dito, it is what it is. It is what it is. Dapat to soldier eh, no? Turn down the TV. Siya. Ibababa yung TV. So, yan. Sabi mo, turn down the TV. Yan si D2P. Nakaputa eh. Ives, utak o puso? Utak. Tandaan mo, walang pagmamahal sa puso ng syudad. May kanta siyang ganun. Walang pagmamahal dito sa puso ng... Oh, pakibuksan niyo lahat ng flashlight ng cellphone niyo. Hey. Tayo na nung ina-analyze ko yung ano niyo, yung kanta niyo, sabi ko... Aureta Dreams. Ay, ito yung ano eh. Yung ain't no love in the heart of the city. Wala, ito pala yun. Ano yun, Ives? Maglalabas sila ng cellphone. Nagbukuhin mo naman, pre. Boy, siya nga si Remix Kila. Behind the song. Behind the song, Remix Kila. Anong pinili mo, pre? Utak. Utak, okay. Explain further. Kasi top eh. Yung pananaw ko dati, yung taas. First, second, third. Mmm, nasa taas ang utak. Oo, kaya first na lang. Sa first na lang ako. Okay. Sagot ko, pre. Yes, sir. Utak pa tayong lahat dito? Yes. Kasi utak mo, control mo, puso mo eh. Yes, puso mo, kaya ba kontrolin yung utak mo? Okay. Oh, di naman. Eh, kaya nga siya ginawa ni God na sa taas eh, di ba sabi? Number one. Sabi ni Ives. Kapatid Ives. Utak amen, number amen. One. Eh. Kahit anong mangyari. Anong mangyari? Ako sa tingin ko medyo balance dapat. Kasi kung puro utak ka, tol, makakagawa ka ngayon ng mga decision na sobrang cold. Hindi ka na ngayon mabait. Hindi ka na kind. Nag-guess mo? Pero nga magiging pag-isa, kupal ka na ba? Para pag-isa nga lang. Oh, well, siyempre, utak pipiliin ko, di ba? Oh, pero kung sa reality, utak pa rin kasi para mabalansin mo, mautak ka. Yeah. Tama dun si Frank. Kumbaga, diba? Point ko lang, huwag lang masyadong parang sobrang utak lang ba? Medyo minsan kailangan patakan ng puso minsan eh para magiging... Di, para magawa mo nga yun. Kasi pag... Mautak ka. Ibig sabihin lamang sa'yo yung utak mo. Nagigets ko diba? Si Fran. Kita mo gano'ng katalino. Naisip mo yun? Pero yung ganun yun eh. Oh, tama, utak mo. Kasi diba, parang pagkwari, sobrang utak lang talaga. Parang robot ngayon mag-decide nun. Parang kunyari... So si Hitler ko'y ganun ba? Wala ng compassion. Kunyari ganito, ang biglang nagkaroon na ng pulis na robot. Oh, wala. Hindi mo na mapapakiusapan. Hindi mo mapapakiusapan yun. Sir, baka pwede naman. Hindi na case-to-case basis. Oo, magiging ganun ngayon. Ang dati pag masyadong... Kaya para sa akin, tamang balance. Kung ano yung nakaprogram yun na, no? Parang ganun. Tanga, may heart din ako. Akala mga tao, wala akong heart. Depende rin sa scenario siguro, tol. Depende rin. Ano? Paano mo siya gagamitin ba? Yeah, kaya nga. Wala lang, share ko lang. Okay. Huwag yung panantawa doon. Wala tayo may audience bigla. Oh, Brother D. Next. Brother Reggie. Kapatid Reggie. Brother G. May
Amen. Tanong ni Romnick. What if may asawa na kasal na at may anak, pero may babae na gusto ka at ox lang sa kanya na maging pangalawa, paano sasabihin sa asawa? Putik. Sabi niya malalaki. Putik. So, huwag mo sabihin, dalin mo na lang sa inyo. Uwi mo na lang bigla. Pero tol, ay, si Budoy magaling dyan. Para isipin niya pa yon, feeling ko hindi ubre. Takot siya sa asawa. Para itanong niya pa yon, takot siya dun sa main niya. So sige ko, desisyonan mo na siya. Ha? Huwag na, sa tingin ko, mag-stick ka yan. Na sa pamilya mo, hindi ka pang gantuhan. Baka nakikita lang niya sa atin kasi na may... Ang point ni Koy, kung naiisip mo pa yan, hindi ka para dyan. Oo. Diyan ka na lang sa ano, mas, baka mga masaya na kayo dyan eh. Baka dahil nakikita mo nga lang dito, baka diba? Okay na sila dun eh, na ganun lang yung setup baka eh. Baka nakita lang niya na may dalawa tayong babae. Baka ako, gusto ko rin. Matitipan ba natin siyang... Tigil na niya. Babaihin niya na lang yun? O hindi na. Babaihin niya? Oo. Pakinabangan niya lang sa tamang way o gumawa sa yung maging... Anakan mo. Joke lang. Joke lang yun, joke lang. Yan ang mga advice ni Kika. Para masaya ang buhay mo, kulit mo eh. Hali, alam mo tol, pwede niyang anakan sana yun kung yung maayos yung... Kung mahandle kung kaya niya. Kung kaya niya yun. Oh, pero pag... Pero based sa tanong niya, hindi niya mahandle eh. Oh, mukhang ngayon, no? Mukhang hindi, no? Nagtanong pa siya, no? Ibang tanong kung para may potential, okay di ba? Okay lang matalo. Anong magandang tanong, Koy? Para malaman mo ngayon kung may potential yung lalaki na mag-polygamous relationship. Ano kaya yung mga tanong na yun sa tingin mo na? Ah, pag umabot siya sa punto, tinatanong na niya to, parang may sense. Parang, ah, pwede to. Tanong ng lalaki. Hmm. Kasi siyempre, dahil nagtatanong sa'yo ng mga tungkol dyan, di ba? So ano yung mga napapansin mo na tanong? So based sa tanong niya dapat, malalaman ko kung pang-pulingan mo siya. Yun, pang-ganunan siya. Like halimbawa yan, gets na agad natin, ay hindi ka pang ganyan kasi yung tanong mo, basic masyado para, alam mo yun. Okay. May narinig ka na bang tanong na ganyan na parang, ah pwede to ah. Bawa tanong ni Kika noon, tanong ni Budoy sa'yo nung nag-umpisa sila. Good question yan ah. Siguro pag ano, kunyari, ang tanong niya na is about na sa second na babae ang tanong niya. At hindi niya na masyadong tinatanong about yung first. Kasi gusto niya yung first eh. Maglagay man siya o ano, hindi niya na problema yun. So kunyari, ang tanong niya is, kunyari, so kailan ko isi-sex yung pangalawang babae? Mga ganun. Or ano ba yun? Sa una ba magtatabi na ba kami? Kailan oh, gets. Or sila munang magtatabi? O ano? Yung mga ganong advance na tanong na. Or anong instructions, di ba? Yung parang, yun, yung mga ganon siguro. Or, yeah, tama, yun. Yung mga ganon na advance na ano na. Decision making na niya, no? Oh, siguro sa tingin ko doon makita, ah, medyo may alam na to. Kasi yung tanong niya, hindi na pang ano. Kasi ang pinaka-basic na tanong, pang yung mga hindi marunong, paano magdagdag? Paano yan? Oh, yun paano na yun. Eh. Oh, wala ka bang alam sa game. Di ba na-guess mo? Yun. Siya alam niya na paano magdagdag. Ano lang yung next step doon? Paano kausapin yung pangalawa, di ba? Maintenance phase. Oh, paano ipatakbuhin yung... Kumbaga, basically, tol, magtatanong siya sa akin ng sistema na. Yun, paano ang sistema ngayon dyan? Pag ganyan na. Yun, doon ko malalaman na ano. Amen. Amen? Amen! Church! Brother D. Kapatid, Reggie. Pabasa. Next question. Inatake ka na ba ng matinding panic attack, Koy Frank? Kwento nyo naman yung mga nangyari. Ano ba ang panic attack, Frank? Parang hindi ka makahinga yun, di ba, Frank? Parang hindi ka makahinga. Parang ganun. Nakaranas ka na ng ganun? Wala. Ang pinaka ganun na siguro sa low intensity, di makatulog. Okay. So, pero hindi pa rin siya panic eh. May nakaranas na ba dito ng panic attack? Parang ganun siguro yun. Ganun. Kasi na-testing ko na sarili ko yung pinaka sitwasyon na pwede ako mag-panic nung tinutukan ako ng baril sa kutsilyo. Kinaharnap ako, hinold up kami nung Yung kwento babae ko. So malamang pwede na ako mag-panic nun, di ba? Naalala mo pa kung anong klaseng baril yun? Siguro maliit eh, 45. Tapos yung isang mahabang kutsilyo na ganito. Gulat ka nung laki nung Armalite, no? Paano niya natago? Medyo hindi pa kasha dun sa kotse. Hindi nakagano. So anyway, tapos natutuhan ka ng baril. So relax pa rin naman ako. Hindi ako nag-panic eh. Naghanap pa nga ako ng kotse dun. Okay, pagbaba ako, pinababa ko yung babae ko kasi na-stuck siya eh. Tapos yung karnaper, dumaan na siya dito sa gitna, pumunta siya sa driver's side. Di na sila bumaba eh. Doon na sila sa gitna ng kotse.
Si kinuha ko, umikot ako pagbaba ko, kinuha ko yung babae ko, tara na, ayaw niya bumabay kasi parang na-stock up siya. Ako kong yung laptop niya. Kinuha pa nga yung laptop sa kanya. Mm. Pagbaba, tinignan ko kung saan dumaan yung kotse ko. Naghanap ako ng kotse yung mahihiraman. Nakakita akong car wash. Nilapitan ko yung bagong car wash na van. Sabi ko, kuya, abulin natin sa mamo ko. Inabol namin, pero di namin naabol. Pag nagkatiwalaan ka na talaga niyan, na pahiramin yung van? Alam mo naman tayo eh. Smooth as fuck tayo eh. Smooth as fuck eh. Ha? Tulang hiram ko pala. Ang sabi ko pa nga, pirma ko ng van mo, ibabalik ko na lang. Sabi niya, hindi, tulungan na kita. Sumakay siya sa van niya. Sumakay na nga ako eh. Hindi pa siya mo, sumakay na ako. Sakay ka na dyan, sabi ko sa babae. Sakay ka na dyan, nakabukas car wash eh. Okay, tapos ngayon, siya na nag-drive. Kung ngayon ba, habulin mo pa? Oo naman. Ah, talaga? Yung ano lang sa akin, kahit hindi na yung kotse, yung ina nito na ano, nakuhaan ako ng shit ko. Parang yun lang. Hindi ko naman siya yung hahabulin para kunin. Hindi, gusto ko lang, masundan ko lang siya, makareport ako sa police. Makuha ko siya, whatever. Pero hindi yun yung nangyari, iniwan nila yung kotse ko somewhere, nahanap na namin, gano'n. Pero yun nga, sinasabi ko, isa sa pinaka-situation na pwede ako mag-panic at that time. Sa testing ko yung sarili ko. Hindi. Oh. Isa pa pala yung inatake yung ano ko, mother ko. So na testing ko kami magkapatid. Hindi ba yung ano tol, yung parang na-dislocate yung kamay mo. Hindi ba 'yun? Ayun nga no. Hindi rin eh. Hindi pa rin ako nag hindi naman eh. Nagkukwento pa nga siya, tumatawa-tawa pa nga siya. Oh, di ba? Nung namimilipit na siya, hindi naman siya nagpapanik. Nung namimilipit na siya, nung nasasaktan na siya na. Di ba sa van? Koy, anong gagawin ko dito? Sabi, abay, ewan ko! Nung time na yun, natatawa rin ako sa reaksyon niya. Ako nga, ano alam mo, alam nila dito. Hindi ko alam, ba't mo tatanungin dyan? Koy, sabi pa niya, dalhin niyo ako sa ospital. Saan? Sabi niya, saan? Sa ospital. Malay ko! Hindi rin naman ako taga dito, bro. Sabi, tignan mo sa maps. Ewan ko! Ano, hindi na rin siya nagpa-function eh. Masakit eh! Hindi na siya nagpa-function. Diba, ito yung ulo niya, ito yung para... Ba't nakaganyan na siya, no, tol? No? Oo! Sabi mo nga, lumiit ako yun. No? Oo, para lumiit siya ganyan, no? Koy! Anong gagawin ko? Hindi ko alam! Hindi mo sinabi. Bilhin na lang tayo sa Artimar. Oo, ilan yan? Naalala ko, tsura nun, Frank. Dalhin niyo ako sa ospital. Hindi ko alam sa ospital! Tapos, nandun na sa ospital. Ay, yung medyo umukay-okay na siya. Oh, astig na ulit siya eh. Westside. Nag-westside pa siya doon. Te, kanina lang. Pilipit-pilipit ka eh. Ang nagpanik nun si ano? Si girl niya. Pagpapanik sa sa'yo. Si Francis! Si Francis? Sabi nga. Kailangan nila nun prank. Frank, bakit ba umaabot yung mga tao nang gano'n na, umaabot sila sa gano'n panic attack na yung gano'n na sila? Ba't umaabot yung ganun? Ano? Tingin ko kulang sila sa experience ng stress eh. Kasi may nabasa ako experience dati experience na... Stress ba yun? Pwede yun ah. Oo, dati nabasa ko tol na kapag nasa-stress ka, after nun, yung neurotransmitters mo may bagong connection na nabubuo. So basically, in layman's term, mas kaya mo mag-handle ng stress kasi lalakas yung utak mo. Mm. Ngayon, may mga tao na ang tendency, which is very normal, umiiwas sa stress. Hindi naman yung normal na ano ng tao programming na lalo mong iano yung stress, di ba? So ngayon, dun sila nagkakamali. May nabasa ako na kailangan mong i-induce yung stress ikaw mismo. Pumasok ka sa stressful situation, kaya nga sila nag-ice bath, nagsasauna. So like, naalala ko dati, ang ginawa ko, nung nabasa ko yung una kong ginawa, nag-camping ako for 2 nights sa isang lugar na walang shower, like tent lang, bumabagyo. Alam mo yun? So in-induce ko talaga yung stress. Na sanay ako naka-aircon, masarap yung tulugan ko, di ba? So biglang natulog ako sa lupa. Bakit yung una tayong nakaranas ng stress, di tayong nagpanic attack? Saan? Yung una tayong nakaranas ng matinding stress, bakit yung tayong nagpanic attack? Anong hindi? Nung baby ka nga, gutom ka lang, iiyakan eh. Pero hindi naman yung parang, tiyo, baby, wag mong bigyan ng ano yan. Depende pa rin sa tao, tol. Unang-unang labas mo, hindi ka makahingi. Ah, huminga ako nun ah. Din baby ka gagi. Tatandaan mo pa yun, pre? Tatandaan mo yun siya? Nayala pa niya yung doktor eh. Paglabas ko, nag-stretching agad ako. Finally! Tumakas! Nandito ako, bitches! Ikaw ano ang pinakamalapit sa'yo? May tattoo na siya dito. Ikaw ano ang pinakamalapit sa'yo na na-reach mo yun? Yung panic attack? Oh, may situation ka bang ganun? Merong mga nakakapanik na sitwasyon. Oh, yung ganun nga. Paano mo inandin? Yung hindi ka na nakagalaw. Tapos, yung mga nakikita ko sa movie, hindi nangyayari sa akin yun eh. Ah, meron na ako dating parang, siguro yung ibang tao doon malalagay sa ganun sitwasyon. Kasi nakita ko rin yung pinsan ko, medyo nagpanik eh. Ako hindi.
So, may... Hindi pa rin eh. Hindi pa rin bida rin. Kwento niya. Kwento mo yan siya eh. Sige, sige, sige. Kahit ipakwento mo sa pinsan ko. Ikaw pa rin ang bida. Ako ang bida. Hindi ako matatalo nun. Okay. Anyway. So, may parating ng Mexicanong gangster sa amin, di ba? Parang, ano siya eh, umulik na siya sa kotse niya. Kumuha na siya ng baril niya. Ganun. Tapos pagliko namin, sa ali kami napunta. Ali. Siyempre, ang unang liko, yun ang mali namin. Ang unang likong makita namin, yun, doon agad kami tuwakbo. Parang basic na ano yun, di ba? Yung nga lang, pagliko namin, dead end. Shit. Sa dulo nun. Pang movies. Oo, ay, putang ina, dead end. Sa dulo nun, kahoy, bako, dyan, ganyan, may barbed wire sa taas. Damn. So ako, di ba? Tapos naririnig ko na, na sumara na yung pinto. Parang na, hindi ako tumitingin sa likod. Pero na, napipicture ko na yung, tapos napipicture ko na nga na yung mga bala gagano'n. Napipicture ko na talaga siya, tol, di ba? So ngayon, pagtingin ko na sa barbed wire, nalaman kong kumalma ako nun kasi talagang hinahanap ko yung mga pwestong walang tusok. Walang tusok. Nakaangat akong ganyan, bam, tapos pati yung dahan-daan kong inunin pa ako, nakatalon pa ako. Naiwan yung pinsan ko. Pagtingin ko na sa likod ng bakod, yung bakod nakikita ko nang gumaganon. Koy! 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 Ang gagawin mo? Eh, tumalon ka eh, yawa! Yung pinsan ko, siguro nagpanik na siya. Dumakma na lang siya mga barber niya. Kaya sugat-sugat parang Hesus Kristo siya nun eh. Ganun siya eh. Tapos ginanong-ganon niya yung mga ano niya. Nakatalon pa rin siya pero sugat-sugat talaga siya. Yun. Kaya doon ko na ano siguro na parang umistap pa ako nun. Hinahanap ko pa yung mga walang tusok. Kaya ako pala naging bida. Wala kang galos. Oo, oh, tol. Yun. Walang galos. Yes. Tapos, kala ko naman talagang umaction star. Oh, tapos parang... parang pag ano namin, pag talon namin ganyan, hindi na sumunod yung humahabol sa amin, di ba? So naghanap kami ng ano, may nakita kaming liko ulit. Tanga namin, lumiko ulit agad kami sa... Dead end na naman! Tanga na, parang yung mga lang sa ano, horror movie na lang yung una na mamatay. Oo, oh, hindi, atras, atras, dead end! So naka-atras kami, buti hindi talaga sumunod eh. Ngayon may nakita kaming parang thrift shop. Punta kami doon, tapos nagtago kaming paganyan. Tapos nakikita namin yung kotse nung gangster-gangster umiikot sa area ng ganyan. So yung tawag na kami sa... Pero tutuluyan na talaga ako yun sana, tol. Siguro. Ha? Bakit? Nag-end up sa... Mainit lang ulo niya. Oh, ganun lang. Mainit lang ulo niya. Tapos, ah, nasa kalsada siya. Siya pala yung nagpa-panic attack, no? Hindi, hindi. Tol, amin, ako aminin ko, kasalanan ko talaga. May pagkakasalanan ako, no? Kasi mainit, may mainit na ulo na gangster na dumaan. Ganun siya. May sinisigaw siya sa amin sa bintana, di ba? Tapos ako naman, eh, kasi galing akong church, eh. So yung vibe ko parang gaan, di ba? Nung dumaan siya, mainit ulo niya. Tapos ako naman parang... Ganun ko siya. Akala ko naman i... Whatever, ganun. Yeah. Gumang sign ka pala. Sapu! Sapu! Minims pa eh, no? Pero ako parang nagpapat... Ang purpose ko lang, mapatawa yung mga kasama ko. Good energy, ganun. Good energy. Oo. Puta, nag-U-turn. Akala ko nagbibiro yung pinsan ko. Wala, nag-U-turn. Akala ko nagbibiro. Pagtingin ko, puta, ina, ito na nga, parating na nga. Holy shit. Tanginang yan yun. So... Yun, nang nangyari. Tapos yun, nagpa-rescue na lang kami, nagpa-sundo kami, ganyan. Tapos yun, sinisisisi ako ng pinsan ko, syempre. Kasi so, nasugatan siya, ikaw hindi eh. Oo. Kasi ikaw yung nag-ganon-ganon. May isa pa kaming bakod na tinaluntol na sobrang panic niya. Ako, di ba may bakod pataas? Wala nang barbed wire. Pag hindi ka nagpa-panic, aabutin mo at iaangat mo sarili mo, di ba? Siya, pag ganun, susugat yung ganito niya, tol. Pag ganun, so doon ko na lang, nagpa-panic talaga to siya. Nag-guess mo? Yun. Tingin ko hindi ako nakuwento ng na-snip mo yan. Ikaw lang nakapagkwento yan. Kasi sugat-sugat siya eh. Tingin ko wala na sa memory niya yan. Oo nga, ano. Hindi mawawala sa memory niya yun. Pero taina, pag mapanood niya to, matatawain siya sa ano, mga ganung adventures namin. Ikaw, Kika. Parang curious ako kay Kika, may sitwasyon ka bang... Nag-panic attack? Or dapat... Parang... Naghahanap pa panic. Ikaw papanic. Yun nga eh. Kaya curious. Ano kaya ikakapanic? Ang dami ng ano, life and death situation na ito pero hindi pa nagpa-panic attack. Baka nagpa-panic yun. Yun nga, hindi. Ganong situation na ang normal na tao pwede na siyang mag-panic attack. Like, tapos ikaw. Siguro nagpa-panic to pag masyadong okay na ang lahat. No? Oo. Oh, gusto na ang lahat. Pag wala lahat. Gusto ko ng problems.
Tayo nakahapon nga, nagsensya, di ba, nagsasaksam. Ayos dito yung boxing, ah. Sabi ko, ayos, ah, para nag-ano lang. Buhal pa to. Ganda ng footwork. Doon sa Pasay, may nagsasaksakan sa Pasay. Saya, eh, no? Oo, parang, kalmos, paring talaga, oh. Pero may footwork din. Sinan ko sa GC, no? May footwork si Frank doon, eh. Hindi active sa GC. Pag di nakuha ni Frank yung attention, pag di mo nakuha attention ni Frank, wala. Wala. Pangit yung... Pangit yung meme mo. Mate, hindi ba natin na-experience yung panic attack sa Nazareno? Bakit? Pwede. Pwede, 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 pwede doon, no? Meet lalo nung mga first time. Oo, nung first time. First, oh, first time yun. Yun. Siguro, yun. Hindi, ito lang panic attack. Yung na-stuck ka na. Oo, oh, yun, ganun. Bakit? Yung gusto na lang lumabas, hindi ka makahinga. Marami nagpa-panic attack sa ganun to. Oh, yun, yung mga ganun sitwasyon. Yung ganun klaseng sitwasyon. Kumbaga parang... Stampede. Oo, oh, yun, mamamatay ka na yun. Hindi ka pwede lumabas, doon ka lang. Kumbaga may ikakamatay ka na talaga. May ipit ka ng mga tao, tol. Tapos, wala kang laban. Wala kang choice, kundi... Oh, buhayin mo lang sarili mo. Depensa mo 'yung sarili mo pa. Ayun, siguro Frank, ayun. Yung mga ganung sitwasyon. Pero sa tingin ko hindi pa rin siya panic na dala naman natin eh. Ako B-side. Ha? Huh? B-side. Ah, naalala ko hinabol ka, no? Bakit? Kaya panic attack ka nun. Hindi ka panic-panic na 'yun. Pero kaya iniisip ko din ano 'yung pinakamalapit kasi nung nalampasan ko 'yun, nagsuka na ako. Eh. Okay. Nang naghintay na ako ng bus, ah, panic ka nga. Di ba naka-ano na? Pero tapos na, di ba? Hindi yung, hindi ako ganun eh. Gets. Pero nung pakalma na siya, yun nga, nung naghihintay na kami ng bus pa exit, na palapit ng palapit na yung success na, shit, safe na. Doon ka pa nagsuka ako dun eh. Kasi tangin na yung tinakbo ko din nun eh. Damn. Matindi, no? Grabe rin yung adrenaline mo siguro. Oh. Pre. Tol, sobra. Mga life or death situation siguro yun, parang mga ganun. Ay, kwento mo daw. Mga life and death pala sa road. Kikwento ko ba yun? Oh, sarado naman na yun, no? Ito ba yun, Davis? Alin? Wala namang ano doon. Pwede ano naman yung details, ha? Ano ba yun? Ano basta may humahabol sa'yo na sasaksakin ka, tama, tama ba? Sasaksakin ka. Tapos niligtas ka ng mga two joints, tama. Oh, yun, yun. Kita mo, two joints ang nagligtas. Oo nga. Oo, sabay. Kaya ka sasaksakin ng Ives? Magkamalan kang magnanakaw ka. Hindi, ganito, kakainto ko nila. Punta ako sa isang event area. Tapos, putang ina mo, galing ako sa iyo nun. Tang ina mo din, hindi ko alam. Hindi nakalimutan kong may dala ako na madumi. Tapos na ano ako. Tapos galing ka kay Laki. Okay. Ako yung magpapanik attack sa inyo eh. Tapos, nahuli ako ng bouncer. Nakapkaman ako, tapos... Yung sabi ko sa mga kasama ko, tol, wag na kayong tumuloy, wag na kayong tumuloy, tatakbo ako. Kasi sa utak ko din, tangina, may... Bago mangyari sa akin yun, may tropa sa same sa event area na nakatakbo na. Mm. So nagka-idea ako na, tangina, kinaya nga nung kakilala ko. Ako pa ba? Mas maliit ako dun eh. Mas mabilis ako dun. Mas atleta ako dun. Parang ganun yung ano, mas may running atleta. Skills ako dun. Athletic? Grabe. Parang ganun yung vibe ko. Mas, gago, mas makaka, mabilis ako dun. Athletes po. Anyways, wait. Grabe talaga yun, Queen. No? Sinalba pa talaga ako ng two joints dun. Oh. Meron yung time na bebelo na ako na... Tatakbo na. Oh, tatakbo na ako. Fuck, tatakbo na ako. Pero pumigil pa. Kasi sinabi nung mga gwardiya sa akin, sabi niya sa akin, huwag ka nang tumesting kung ayaw mo masaksak dyan sa labas. Gumanyan siya sa akin. Tapos sabi ko, fuck, timing. So, second way na timing. Kasama ko si Jeff ako dun, Queen. Eh. Sinesendyan ko si Jeff, ito na, under na si Sonic. Si Sonic talaga iniisip ko rin to. Kaya ito na yung paano, Sonic, yo. Ito na. Dito, bang! Tumakbo kami, sumunod si Jap. Sumigaw yung mga ano tol, mga bouncer. Magnanakaw, sabi nila. Tapos sa utak ko, tangina nyo, magnanakaw. Ang papogi namin. Parang yun yung... Kako, hindi naman tayo mukha magnanakaw eh, parang ganun. Kala ko bumalik ka pa eh. Ano sabi mo? Magnanakaw. Pero anyways, sobrang bilis yung tinakbo namin. Tol, tignan mo, adrenaline ko na yun ah. May nakahabol sa akin. Na talaga siya yung magnanakaw sa lugar na yun. Kaya kaya ako, di ba? Kaya hindi niya ako nahabol eh. Sabi ko, putang ina, sabi ko. Nakapakaw mo yung ego niya. Yeah, tol. Gago, nakahabol na ako. Nakapakaw mo yung ego niya. Ako, pila ka mabilis dito. Pila ka mabilis dito. Sabi ko, magnanakaw nga. Galit sa kapwa, magnanakaw. Ano na ko, nahabol niya ako. Nararamdaman ko na eh. Sabi ko, putang ina, ang bilis dito. Sabi ko, ganun kasi. Ruta ko to eh.
fuck? Sabi ko, eh nayakap niya ako, kuy. Na sobrang bilis nga niya, nahook pa niya ako, eh. Mm-hmm. Sa leeg, ah. Mm-hmm. Tapos nung sumandala ko palikod, sabi ko, kuya. Sabi ko, yun, nakakapanik na yun. Pero hindi ako nagpanik dun. Pero sabi ko, kuya. Sabi ko, hindi ako magnanakaw, yo. Sabi ko, hindi ako magnanakaw, kuya. Sabi ko, ganun. Rapper. Nahulihan lang ako ng ano, ng... Yan, mali. Dyan, na mali dyan. Sabi ko, utang ina ko, sakto, may 2 joints, tol, na naglalakad. Parang kilala ko to, ah. Sabi niya gano'n sa akin. Yung kilala niyo ba to? Sabi ko, tol, masalo muna, tol. Parang sinalo nila. Sinalo 2 joints saved. Okay. Yeah. 2 joints saved my life. Yeah. Okay, break muna tayo. Haba na kwento ni Ibs. Yo, and we're back. Round 4 na ng ating 2 Joints Lab and Style Podcast. Sa mga gusto maglagay ng logo dito sa baba, message nyo lang ako at si Shot by Lucky ka. Yeah. Tanong ni Jan. Nga tol nung ano eh. Teka, yung nawalan tayo ng gulong, pwedeng kapanik-panik din yun eh. Yeah. Nung natanggalan tayo ng gulong sa normal na tao. Sa normal na tao, pero sa dami na experience ko, hindi na ako. Nagtawanan nga tayo eh, di ba? Naglabas nga akong camera eh. Oo, naglabas na ako, nag-vlog bigla. Nakita ko yung gulong na una na sa atin. Oo, di ba? Di ba ano? Skalo mo lang eh, no? Tapos nung yun, diba? Dumating yung mga, di ba yung nas, tumabi na yung kotse. Tapos yung mga tropa natin, inaayos na yung ano. Tapos yung mga officer dun sa Skyway, si di ba? Si Kika, hinabol pa nga yung gulong na yun. Ikaw naghabol ng gulong na yun eh, no? Siya yung na-adrenaline rush. Oo, ikaw yung na-panic attack dun. Tinesting ko yung bagong shoes eh. Tapos ako nung ano, yung inaayos na nila yung gulong dun, di ba? Ang layo ko sa kotse, coach. Parang sa isip ko, di ko kasi problema yan, you know? Sila na magkabit niyan. Oh, yun. Anyway, hindi yun, Frank. Wala yun. Light. Very light sa mga na-experience ko. Marami pa ako mga pwedeng ikwento na ano, pero baka hindi na siya dapat na ikwento. Oh, pero marami. Umuulan. Brother D. Tanong ni Jan. Anong dahilan kung bakit ganito sa social media world? Pag babae ang nag-cheat, yung issue... umaabot lang ng days. Pero pag lalaki, umaabot yung ingay ng issue ng buwan. Gets nyo ba? Oh, good question yun ha. Oo nga ano. Sabi ko sa inyo, kaya ako nandito eh. Kala mo siya nagtanong eh, no? Nagbasa. Nagbasa ng tanong. Kasi so, ibang mga, yung mga nagtatanong naman, pakiayos naman kasi putang ina eh. Kasi putang ina eh. Kinukustra ko pa sa isip ko eh. Oh, bakit sa tingin mo, ano, Brother Frank? Yeah, kasi... ang mga nagkakalat ng chismis, sino ba? Babae. Oh. Sinong paprotektahan nila? Babae. Oh. Kaya mas matagal na kumakalat. Pag lalaki. Pag chismis na yan, lalaki. Siyempre, didikdikin ng mga babae. Pag babae, huwag niyo masyado ipakalat na cheater si kumari. Tapos nila. Din, yung mga lalaki... kaya nabalitaan nila yun, about doon nag-cheat yung si babae. Medyo wala rin pakialam yung mga lalaki doon. Yes. Hindi tumatagal yung topic. Boy, kaya hindi tumatagal kasi yung mga lalaki, hindi naman nag-chismis eh. Oh, hindi tumatagal yung topic. Babae yung tsaka wala rin paki yung mga lalaki. Halimbawa. Hindi nagde-defend. Oh. Hindi, wala rin silang paki. Trip pa rin nila yung kung sexy yun. Oo nga, no? Oo nga, no? Doesn't matter. Oo nga, no? Oh, okay, so nag-cheat, okay. No? Cheat with me. Yung lalaki, ano pa yun? Cheat with me. Siguro sa isip pa nga ng lalaki, pwede ko palang maano to. Cheat pala to eh. Uh-huh. Diba? Hindi pala loyal to. Uh-huh. For the streets pala to eh. Para sa ating lahat pala to. For the dogs. Oo, para sa ating lahat to. Diba? Siguro. Para ganun. Sa streets. Or siguro, ewan ko tol, para siguro, kasi, ay hindi, pwede rin ang rason tol is, ang lalaki kasi tol is, symbol siya ng power eh. So pag nakitaan mo siya ng butas, ang sarap niyang, ganun din, di ba? Sarap niyang idikdik lalo. Kasi palakihin yung butas. Mas powerful siya eh. Oh, yun. Palakihin yung butas. Ewan ko lang. Opinion ko lang naman yun. Alright. Good question. Next question, Brother D. Sa tingin nyo ba, lahat ng playa ay mga dating pure or lover boy pero nakaranas ng heartbreak kaya nagbago? Oh, playa. Sagutin mo. Mga playa. I'm playa. Dating player. Lahat ba ng playa ngayon ay dating lover boy at na broken hearted kaya sila naging playa. That's it, brother. Tingin ko hindi kasi yung ibang lalaki lumaki sila sa environment na may tatay sila, kapatid o tito na playa. Marunong. Tapos tinuruan sila bata pa lang.
So hindi, point, hindi na niya kailangan tumaan na who hurt you, bro. So hindi lahat. Hindi. So hindi lahat. So, para sa akin, hindi lahat. Oh, di, totoo, may mga ganun talagang lumaki na kahit di pa nababroken hearted, natuto na ko yun. Oh, pinasa na yung knowledge siya. Pero mababa siguro yung percentage. Mababa. Oh. Sobrang baba. Sobrang baba. Swerte mo kung ganun ka. Yeah. Kung yung mga nakapalibot sa yung mga lalaki, mga tito, mga tatay mo, na marunong may game din sila. Swerte mo talaga. Pag ano. Ay, kasi nga ako, yung iba pa ngang mga tito mo, ang ipapayo pa sa'yo, mabroken hearted ka muna. Di ba may mga ganun yung tito? Pero meron nga rin na hindi, dapat ganito. Oh, tuturo na agad sa'yo, ganito yan, ganito para yan. Hindi ka na tuturo ng tito na normal, manligaw eh. Oh, ano? Mga ngayon na atang tito yung front. Kahit dati, dati supot na supot yung advices nila. Kasi yung akala nila yun ang way eh, manligaw. Tito Edgar. Ganun. Mansuyo. Yeah. Mansuyo. Mas Tito Edgar. Hindi naman, hindi naman nagpayo sa akin si Tito Edgar na manligaw. Yung ganung batch, kunyari ko yung ganung batch. Hindi niya ako tinuruan paano mang chicks din. Hindi niya ako tinuruan. At tinitingnan ko lang yung mga galawan niya, paano siya umano. Hindi rin effective sa akin yung ways niya. Masyadong ang bisayang tito yung ways niya. Ganun. Sa kanya gagana yun, sa akin hindi. Super effective. Uy, mga hawak-hawakan niya yung bangs niya dito na... Yo, parang Superman pa lang type B. Parang Superman, parang Superman. Tapos yung babae, gagawin yung babae. Clark? Ay, Clark? Ikaw ba yan? It's a chess. May bipas kami dito. Pero marunong yun, Tito Edgar ko, marunong. So yes, siguro ang sagot dyan, hindi lahat. Meron din. Pero mailan-ilan lang. Yun yung pagkwari na heartbroken sila, magandang ano din yun, magandang nangyari sa kanila yun. Oh. Pero kasi hindi naman lahat ng nabubroken hearted yung play eh. Hindi nga. Yung iba nabroken hearted. Balik ng balik, no? Lalo nagpaka-broken hearted. Ah, kasi tol, siguro tol, di ba, nung habang sila nung babae, nakaramdam siya ngayon ng saya talaga. Like na yun yung pinakamasaya niya sa buong buhay niya. So ngayon, pag nabroken hearted siya, hahanapin niya ulit yung parang drugs nga eh. Nahanapin mo yung high na yun. So ngayon, kahit naka-move on na siya dito sa babaeng to, pag sa bagong babae niya, hahanapin niya ulit yung high na yun. Yeah. Diba? Doon siya na ngayon na nami-mess up. So, never chase your first high. Chini-chase niya yung high na yun, tol, eh. Diba, tol? Pwede. Doon na adik lahat ko, eh. Ibis na, tol, sa mga katulad natin na ano, tol, na una na tayo nakaranas na parang yung tayo nagpapatakbo ng sistema, doon naman tayo natutuwa. Parang, oh, gusto ko tong ganito ah, na ako nagpapatakbo ng sistema. So pag nilagay tayo sa ibang relationship na nag-iinarte-inarte yung babae, hindi natin trip. Diba? Hindi tayo na-high dun sa parang sarap nung lambing-lambingan. Gusto natin yung control eh. Nag-guess mo yung control ng sistema. Yun. At yung high nung ano, siguro, sa bagay tol, pag tuwing nakakaranas tayo ng mga babaeng, yung talagang 100% siya sa'yo, na parang yung kaligayahan niya is kaligayahan mo, ang hirap na rin bumaba sa 90% na babae, 70% na babae. Totoo yan, totoo ang taas ng standards mo ngayon. Kahit pa sobrang ganda ng kaharap mo eh, kung hindi siya 100%, parang di mo na-trip eh, no? Kahit yung simpleng servisyo lang eh. Oo, yung mga ganun. Kaya rin nakaranas ka lagi ng kada baba mo, titimplahan ka ng kape, hindi ka makababa ngayon doon. Tapos siya hindi ganun? Oo, di ba? Ganito ako tratuhin ng ano. Tapos ikaw ganyan, dapat mas malupit ka trumato dito. Yes, kasi siya, nauna na trumato sa akin ng ganyan. Yes. Sample niyan ng kunwari, yung babaeng isag, na try mo, pwede siyang mag-multiple. Tapos yung may babae na gusto ko pero gusto niya solo ka lang niya. Hindi ka na rin maka... Parang ayoko na nang... Tingnan mo kahit gaano ka kaganda at kagusto kita, ayaw mo na may iba pa. Wala! Sabi ko wala, hindi tayo magpa-function. Actually, tol, medyo ano nga rin tol eh, pag yung babae naman nakaranas ng lalaki na kayang mag-handle ng multiple na babae, tapos kaya rin nag-break na siya, umalis na siya doon sa sitwasyon na yon, right? Yeah. Diba, parang laging kong naririnig sa mga, nakikita ko sa mga comment niyan eh, na pag umalis yung babae sa akin, mas makakahanap siya na mas better yung one-on-one lang. Yeah. Ang problema, pag si babae nakaranas na ng katulad ko na marunong mag-handle ng multiple ng babae, ilipat siya sa lalaki na hindi kaya mag-handle nun, titignan niyang weakness yun. Yes. Diba, parang hindi mo kaya mag-handle ng... Katulad ko. Pero nung nasa akin pa si babae, meron siyang fantasy na gano'n na sana ako lang. Pwede siya nakakaano na gano'n. Siguro sa mga napapanood niya, sa mga sinasabi ng friends niya, mga kamag-anak niya, may ganyang fantasy siya. Pero pag nilagay mo na siya sa lalaki, na siya lang, makikita niya, what, hindi mo kaya mag-handle ng multiple na babae? Mumultuhin siya in some ways. Diba? Yun lang ang pinaka-sure. Yes, si babae ngayon, makukumpara niya ngayon yun. At bandang huli, ang tingin niya pa rin dun, weak. Ngayon, ito naman si lalaki, yung bago niya, tatry niya ngayong gampanan ngayon yung role na yun. Para lang masabi na, hindi, kaya ko rin mag-handle ng ganyan. Kaso hindi siya pang ganunan.
Meron, pwede magkaroon siya ng dalawang babae, pero makikita nung babae yung sistema ko at sistema niya magkaiba. Yes. Siya parang sunod-sunuran dun sa dalawang babae. Mm. Diba? Sa dating sistema is, ako yung nagpapatakbo ng kingdom. Dun makakukumpara din yung babae. Build the pimp na naman. Naka-wire pa naman sa taon, sa DNA nga na taon na po nakita siya ng something better dun siya magsistick. Yes. Ngayon, ang nangyayari, Frank, ang napapansin ko talaga, ang tawag ko dun is build akoy eh. Build ako yun naman, naman yan. Oh. So pag nandun na siya sa bagong lalaki, itatry niyang parang maging ako yung si lalaki. Eh hindi gumagana. Parang yung ginagawa ni Jada kay Will Smith, build a Tupac yung ginagawa niya eh. Eh hindi gumagana, hindi nga si Tupac yun eh. Si Will Smith lang yun eh. Parang ganun na. Or hanap sila nung pahawig mo. Or may tattoo rin sa ulo katulad mo. Pero bandang huli, replica lang yun. Oh, diba? Hindi pa rin iba mag-function yun. UA yun, unauthorized. Right. Ako napansin ko nag-ending, kukuha na lang silang AFAM. Kasi halimbawa, Pinoy ang ipalit niya. Kasi halimbawa, marinig niya ako mag-English pag nasa, nag-order kami sa restaurant or whatever. Bihira yung gano'ng mag-English na Pinoy, di ba? Oo. So, AFAM na lang, no? Next talaga nila, yun na. Kasi parang sa isip nila yun, at least foreigner to. Oo, parang maisip mo yung babae, hindi naman papatid to sa AFAM. Pero biglang, after mo, hindi nila mapalitan ng something na katulad mo. Hanap nila sila nga, something greater. Pero kahit nga, pumatulong sila sa AFAM, hindi ka pa rin nila mapalitan eh. Oh, kasi hindi marunong mag-Tagalog yun eh. Hindi lang about sa... ano? Galing nga mag-English, hindi lang marunong mag-Tagalog. Ano, hindi lang about sa sa salita. Pero malamang yung AFAM na yun, tol, hawak niya sa liig. Siya nagpapatakbo ng AFAM na yun. Yes. Malamang, di ba? Oo. So wait, Koy, bakit ba psychologically yung mga babae sa tingin mo, gusto nila nung feeling na hinahandle nila yung lalaki? Pero on the inside, pag na-handle nila, biglang feeling nila, sila. Oh, na-turn off sila. Yeah, no? Kaya nababaliw sila eh, dahil yung gusto nila, ayaw nila. Hindi, hindi. Yun explanation din doon. So bilang lalaki, kailangan mo nga na ikaw ang may control, no? Na huwag kang papayag sa gusto niya kasi ayaw niya nga yan eh. Sabihin niya, gusto in a way, niya. No? Oo. Paparamdam niya sa yung gusto niya, pero pag nakuha niya na, ayaw niya na. Kaya nga sila nababaliw tuloy dahil yung ayaw nila, gusto nila, parang hindi nila alam. Ano ba talagang gusto mo? Diba? Oh, diba, gusto mo ng one-on-one relationship. Kaya nilagay ka na dyan, ba't ayaw mo? Oh, di ba? Oh. Oh, ganun sila. Pero, tol, meron ding ano na, kunyari, kaya nila gusto ng mga lalaki. Actually, mas pinapatulan nila yung mga lalaking nahahandle talaga nila eh. Mas napupunta sila dun. Wala kasing pressure sa side nila yun. Ang may pressure ngayon dun, yung lalaki. Napipressure yung lalaki. Right? Pag sa mga katulad natin, sila ang may pressure. Si babae ang kailangan mag-perform ng maayos eh. Ngayon, ayaw nila yun. Ah, dito na lang ako sa madali kong ano. Maganda ako, okay na. Oo. Siya pa yung nahihirapan sa akin. Diba? Mas papatulan nila yun. Pero, yun nga lang, ang weird, nalilito din sila dahil nahahandle ko naman siya. Walang pressure sa akin. Oh, madali. Ba't di ako masaya? Pero nandun ako sa lalaki na ako yung nahihirapan. Ako yung nahihirapan, ako yung natitesting, ako yung nape-pressure. Ba't doon ako nakakahanap ng saya tuwing napapasa ko yung mga test niya? Kasi yun yung natural instinct ng tao eh. Na? Tinitest ka. Di ba tinitest ka lagi ni God? Tapos tuwing nakakapasa ka, level up ka. Yes. Ngayon, yes. Kung yung setup siguro ng tao, wala nang test. Yes. Hindi yun yung natural na dynamics bilang tao. So parang nawawalan siguro siya ng gana. Siguro, diba? No? Kasi kapag wala na yung natural DNA mo, hindi ka nagtetest everyday. Eh kung babae siya, na-under siya, nagsasubmit siya sa isang lalaki, everyday test yun. Kailangan mo mag-perform bilang isang woman. Mm-hmm. So pag sa mga lalaking mahina, sabagay, tayo rin naman, tinetest din natin sila eh, no? Oh, oh, siyempre. Natin, oh, pag nagawa mo ito, malilevel pa sa akin. Di ba? Hindi ka pwedeng maging main agad. Mm-hmm. Oh, hindi mo pwedeng makita agad yung side ko na ano. Pag tamang lalaki pa, tol, tapos ginawa nila, di ba? Parang tinest siya. Naapasa niya yung test. Hindi lang siya ili-level up eh. Kung tama yung lalaki niya, li-level up din yung lalaki niya eh. Ulit? Kung tama yung lalaki niya, bawat desisyon ng babae na tama, apektado rin yung lalaki niya. Okay. Kasi pag lalaki kang tama, di ba, included naman talaga yung babae sa kilos mo. Okay. Yung ibang setup kasi ng lalaki, hindi included yung babae. Kumbaga parang separate entity siya. Di ba? Pero pag yung tamang setup, yung babae included siya dun sa galaw. Parang isa siya sa mga gear ng makina mo eh. Di ba? So gets mo ba? Hindi gano. Pero pag malamang pinanood ko tong podcast na ito, may gets ko. Tama yung sabi mo, minsan slow ako eh. Oh, ano sabi niya sa akin sa phone yun, alam mo ko, ikaw minsan slow ka din eh. Ikaw din naman eh. May kanya-kanya tayong slowness. Yeah. Basa. Ha? Basa kapatid.
Babalik! Gengong. Tanong ni Machua. Uy, nagtanong na yan ah. Oo nga eh, parang familiar eh, sounds familiar. Ano ang tamang oras na papainggan mo ang GF mo? Kasi minsan may point naman din sila sa mga bagay-bagay. Tamang oras. Papainggan mo ang GF. Ako pag tungkol sa ano, tiwala sa ibang tao. Malakas instinct ng mga babae dun eh. Sa pakiramdam nila. Oo. Minsan, inaano ko yun. Ba, pag may ka-meeting ako, sama ko yung babae ko, yung pakiramdaman na, madatang inatol, hindi ko maintindihan. Meron talagang parang mother's instinct. May instinct sila na, gets niya kapag lolokohin ako eh. Pakiramdaman kasi yan sila eh. Yan sila magaling eh. Parang aso talaga eh, nararamdaman ng aso. Tsaka siguro yung babae, lagi silang tinatry lokohin eh. Kaya siguro, di ba binubola sila? Lagi silang tinatry lokohin. Ipapa-impress sa kanila. So pero alam, tol, bullshit so, meter nila mataas. Hindi. Okay, mataas yung bullshit meter nila. Pero hindi pa rin tayo pwedeng mag-rely doon. Hindi. Bandang huli pa rin. Papakinggan mo lang naman eh. Bandang huli dapat ikaw pa rin magde-decide. Of course. Hindi pwedeng siya na yung pag-decidein mo. Kasi sabihin mong ganyan na mataas yung bullshit meter niya sa mga lalaki. Ba't naluloko pa rin sila? Yung ano? Pansin niyo, tol, sabihin ng mga babae, mapili sila sa lalaki. Ba't naluloko kayo? Ba't nag-i-end up kayo sa maling relationship? So, sa tingin ko, hindi kayo ganun ka-mapili talaga eh. Di ba? Hindi kayo, ano. Hindi talaga sila matalas. Oo, sa akala nila matalas sila sa lalaki. Hindi, oh. Di ba? Akin ang sagot ko dun, pag nangyayari man yun, ano. Kunyari, may point. Di ba? Kunyari, bunga nga siyang gumagalaw, di ba? Kung may point siya, hindi ko pinapahalata na tama may siya. Point siya. Oh. Parang ano lang, parang iti-take note ko lang sa utak ko yun. Tapos mamaya na yun. Tapos kung may point man talaga siya, na na-realize ko na hindi ko nakaharap yung babae, i-ano ko na lang siya, i-apply ko na lang. Hindi ko na din. Hindi mo i-credit sa kanya. Oh, hindi na din. Parang mararamdaman na din ng babae yun na, di ba? Kung tama talaga siya, di ba? Parang sa akin ganun lang. At least, hindi ko na... Ano? Hindi ko nabigay ginawa na... Ginawa ni Daddy Ipes yung sinabi ko. Hindi ko nabigay yung... Sa akin, pag ganun, Frank, yung sa'yo, ano? Pag yung kutob-kutob sa tao, lalaki sinasama ko sa ganun. Si Kuy-Kuy magaling sa ganun. Yun, isa si Kuy-Kuy, secret weapon ko sa ganun. Tangina, yo, Frank. Oo, tulig ako pag sa tao. May mga tao sa ilang taon na... Tangina. Pero minsan... Bubulong yan si Kuy-Kuy sa likod ko kahit wala siya. Tangina, tama si Kuy-Kuy nun. No, putang ina, sketchy talaga tong taong to. Putang ina. Purang tingin pa lang eh, no? May mga ganun. Minsan kantsaw nga sa akin ni Kuy-Kuy yun. Gago, medyo mahina ka umano ng tao. Pero bago kayo ma-judge ni Kuy-Kuy, daan mo na kay Pudong. Minsan may ganun. May ganun na vibe minsan. Pag nakaabot kayo kay Kuy, ibig sabihin pumasa kayo sa akin. Oh, mahirap pumasa dito. Madaming ano eh, no? Bago ka talaga makarating si sa Pudong, boss level. Si Pudong lagi ito trabahin. No? Ayoko din kasi magdala ng ano eh, sakit ng ulo dito, Pop. Gago, magulo na dun, huwag ka nang dumagdag. Parang ganun, dadagdag ka pa. Gago, yung pulido na iaakyat ko dun, gago. Yung sure na may tool. Ano dagdag konsumo ka lang eh. Ako pinakikinggan ko naman yung babae kasi minsan baka may blind spot ako hindi nakikita na nakikita niya eh. Yun nga ang point eh, mag-team nga kayo, di ba? Tapos yung marami niyang blind spot, yun ako laging magsasabi sa kanya, di ba? Pero ayun nga, ang point ko, hindi pa rin siya ang mag-decision ba daw mali? Mag-opinion lang siya. Yes, ako pa rin mag-a-analyze kung tama ba o mali. Kapag dagdag researcher mo lang siya. Oo. Alam mo, masarap isama ang babae, tol, pag mag-ahanap kayo ng malilipatan. Kasi sa akin kasi pag nakita ako ng bahay, okay, may kwarto, ilang kwarto dito. Okay, may banyo, okay, may garahe, okay na yan. Yun. Eh si babae, dapat tanongin mo rin, anong vibes? Anong pakiramdam ng bahay? Totoo yan, Tol. Diba? Lipat ko ng bahay, hindi siya. Kasi energy, importante yung energy dun sa bahay. Yung unang diba? Tingin namin ng bahay, ayoko dyan, pangit ng vibes, hindi natatama ng araw. Ayos, may ganun pa. Diba, Tol? Pero importante din kung isipin mo. Kasi sa atin, basta hindi binabaha dito, okay lang yan. Sa atin nga, Tol, ako kahit sira-sira, pag inayos ko to. Diba? Madilim mo ang may multo. Tangino, paliwanagi ko na to. Repeat goods na to eh. Diba? Yeah, pero naniniwala nga ako talaga dun yung energy ng bahay, kailangan mo rin i-check eh. Kasi minsan pag naglalakad-lakad ako, diba, may makikita akong bahay na hindi ko pa naman napapasok, pero yung, pag dumadaan ako sa street, yung energy niya parang madilim o mabigat. Di ba? Parang feeling ko fluorescent yung ilaw sa loob. Bluish. Oo, parang ganun eh. Ganun. Tapos may bahay naman na magaan yung vibe niya.
yun ang kailangan kong bahay. Kasi kung doon ka sa bahay na mabigat yung energy, eh ako hindi pa ako nakakapag-research ng energy kung bakit may ganun ha. Kasi minsan yung may street lang eh. Hindi bahay. Pag tumadaan ako sa street na to, pag naglalakad kami ng mga babae ko, di ba? Tiyan mo itong street na to, parang bigat ng vibe dito. So may street naman na parang parang feeling mo yung mga bahay sa loob. May sinabon. May orange juice sa loob, di ba? May lolang magtitimpla sa inyo, ay magbibigay sa inyo ng snacks, parang ganun dating. Tingin ko totoo yan, Tol. Kasi, so bakit ganun? Bakit sa lugar na to, may bad energy? May certain, may good energy, no? Totoo kasi magtitipon-tipon yung mga tao eh. Sa good energy na lugar. Mm. Kumbaga, hindi lang ikaw ang nakaramdam eh. Oo nga. Tapos yung bad energy na lugar, lahat iniiwasan yun eh. Oo nga. Oh, di ba? Hindi lang naman ikaw eh. Parang sa cemetery, Tol, mabigat. Sorry, kanina. Ano no? Parang pag cemetery, di ba, minsan mabigat yung pakiram. Puro patay na kasi dun eh. Ano ko, hindi ko ganong nache-check yung cemetery, Kika. Hindi ko ganong nache-check doon. Podcast tayo minsan. Halloween special. Podcast tayo sa cemetery. Halloween special. May nagsasalita bigla. Sino nagsasalita? Eh gago, pag in-edit na, doon na maririnig. Hello, hello, may nakikipodcast sa atin, no? Hindi ka naka-mic. Ready ah! May horror ka ready ah! Oh, tanong, Brother D, meron pa ba tayo? Tanong, Brother Reggie. Last question na tayo. Oh, amen. Amen. Tanong, amen. Tanong ni Benny. Tanong ni Benny, City of God. Uy, si patay na yan ah. Si Parang Benny pala to. Buhay pa pala si Benny. Utang na City of God yan. Anong marirecommend yung series para sa mga bago? Series. Nakarami din eh. Tori niya. Yung brutus. Series. 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 Apple series. Maganda yan. Medyo light na tanong. Anong marirecommendan yung series? Ako wala akong ibang marirecommenda. Breaking Bad lang. Saan? Vikings. Ayun, pwede rin. Oh, ito, Biblia nito. Vikings. Oh, pwede rin. Laging sa pag nag-usap kami ni Kika, laging doon siya kukuha ng knowledge. Sa wait, Vikings diba? Na eh. Sa alam mo si, ano to? Uy, panood nyo sa mga babae nyo ang Vikings. Tama ba? Oo, oh, Tol. Diba? Panood nyo. Ako hindi ko pa napapanood ang Vikings. Pero si Labro nanonood ng Vikings eh. Nanonood ka naman ng Lek? Oh, si Lek nanonood din ng Vikings. Pag nakanood na sila, pag matalino yung babae ah, pag high IQ, mas umaano siya, iba na yung paningin niya sa ano. Si Labro din, parang Bible din niya ang Vikings eh. Hindi, sa Vikings, ganito eh. Ganyan, kunyari, may nakikita siyang weak na babae. Kay Labro agad, sa Vikings, di ganyan eh. Yung mga queen dun, di ganyan. Ganun. Kaya maganda eh, panood Crystal sa tingin ko. Crystal Maiden yung parang ano ko. Kahit 1 minute, wala pa akong napapanood sa Vikings talaga na ano. Pero based sa performance ng mga babae ko, masasabi kong nakatulong yung Vikings. Yun. Ikaw, Ice, may pinanood ka bang series ngayon? Wala. Pinaka-latest ko ano eh. Ano? Kung latest lang ah, na medyo in ano, in-street ko yung ano eh. Yung tropa ni Professor sa Money Heist. Si Berlin. May bago dun eh. Ah, si Berlin. Berlin na story. O, trip ko kasi yun eh. Story trip ko kasi yung tao dun eh. Oo, tropa ni Berlin ko eh. Diba, medyo ka-level ni ano yun eh, Professor yun eh. Yes, matalino rin oh, eh. Kaya, okay, guess, yes, oh, kaya... Second boss. Putang ina, tripin ko to. Ikaw ay, magbigay ka naman ng ano, series. Actually, 2 taon na akong construction team eh. Wala alam na series eh. Kahit yung dati. Top Boy. Top Boy. Breaking Bad na sabi niyo. Hindi ko matagalan yung Top Boy to. Ay, wait. Tagalan dun. Hindi ko matagalan siya. Tinry ko yun eh, sabi mo nga eh, parang normal lang. Oo, parang, ano nangyaring special dito? Telenovela ng hoods yun, Tol. Parang nanonormalan lang ako, Tol. Shit, pag kinipwede niya, ang ganda na itong Top Boy. Reality. Pag panood ko, okay. Reality nga. Yan malang. Totoo man yan. Parang hindi ako na ano. So, hindi ko nasubagan. So, Top Boy, tsaka meron pa ba? Breaking Bad. Okay. Kayo, meron ko niya re-recommend na? Ozark, yan. Ay, gago. Panoorin mo yun, Frank. Hindi ko kasi gusto yung BD. Oo nga. Pero yung point on money laundering shit. Smarty Bird. Ang galing ako makakling yun. Pero hindi yung isa-suggest ko, kuya. Ha? Yung maging she. Isa-suggest ko. Ano? Yung kanina. Hindi, isa-suggest mo na, anak na puta. Hindi, ano. Hindi, nabago. Oh, dalian mo. Lupin sa akin. Lupin. Bakit Lupin? Lupin, the third? Yung cartoons? Hindi. Sa Netflix. Bago din yung love trip yun. Ako para sa akin, Tol, sa tingin ko dapat mapanood nila. Ito mga basic ko lang ha. Basic lang to, hindi to masyadong ano. Breaking Bad, Narcos. Hindi, pagkatapos ng Breaking Bad, Better Call Saul. Yan. Tapos Narcos. Yan. Tapos Ozarks. Yan. Eh, nabiligyan na kayo ng pagkakasunod-sunod. Pero yan ang basic ko. Yan ang basic ko. Para sa akin, Tol, ang isang dapat panoorin nila, hindi ganun napanood ng mga kalalakihan, hindi locked up. Yung You.
Si Joe. Oh, you. Maganda. Tol, kung gusto mong maintindihan ang game at kung paano mag-isip ang beta na lalaki, at makikita mo yung mga mali mo din. At takina, pang beta to, pang simp nung ano ka. Maganda yung youth, series like, na yun. Psychology kayo, siya. Yung nga lang, sa umpisa, boring siya kasi kala mo love story. Nasa library sila, parang love story. Kaya munti ko na ma-skip eh. Nung hindi ko siya in-skip, ay puta, ang lalim pala ng movie na to. Yeah. Tol, ganun. O tol, kung gusto mo maintindihan. Tol, love yung movie na yun. Tol, importanting maintindihan natin yung prank. Kasi, ay, movie series pala. Ano siya, mentality siya ng isang trick or na isang customer or na isang beta. Mentality siya nung ganun. So ngayon, magigets mo na rin kung paano patakbuhin si si trick. Ganun. At machi-check mo na rin yung ugali mo kung pang trick ba to o ano. Yung psycho shit talaga. Akala mo nga sa movie na yun, akala mo psycho siya. Kung isipin mo, halos lahat ng lalaki, ganun pala. Diba? Yung unang, yeah, yeah, yung nakikita ko yun, nakikita ko yun. Diba? Halos lahat ng lalaki, ganun, hindi lang halata. Siya rin hindi halata eh. Diba pag, naka, pag sa public, ano, mabait siya, siya yung magalang. Kaya ngayon, mga dark side pa pala. Oh, kaya ngayon nakamit siya ng pulis na matagal na sa serbisyo, sabi ng pulis, alam ko ikaw talaga yung masama. Lahat ng criminal na ano ko mga katulad mo. Yung mga parang may mga tattoo talaga ano, yung pa yung mabubuti. Tapos yung mga parang yung perfect sa public na ano, sila talaga yung may mga deep shit na ano. Mm. Yun. Yep. Ah, may isa pa akong titip sa kanila ko. Series Entourage, panoorin niyo. Chat to Jones Life and Style. Yun ang story namin. Jones, kwento ng 2 Jones yun, Entourage. Yo, sa mga gustong maglagay ng logo dito, message nyo lang ako. Salamat nga pala, Igeto Dreams. Binigyan niya ako na ito. Yeah!